Kabanata 1191. Sa oras na natapos ang kalahating araw, naabsorb ng spiritual tree ang lahat ng enerhiya mula sa humigit-kumulang 50,000 divine vital energy crystals. Naramdaman ni Dustin na ang kanyang espiritual na pakiramdam ay naging mas malakas. Ang espiritual na lawa sa gitna ng kanyang soul sea ay umabot sa 25 ektarya. Tila ito ay pumipintig ng enerhiya habang ang mga espiritual na alon ay patuloy na bumagsak sa isa't isa. Ang espiritual na puno ay higit sa 1 metro ang taas ngayon. Inaasahan ni Dustin na hindi magtatagal bago ito lumaki sa 2 beses sa kasalukuyang taas nito. Mula nang makuha niya ang espiritual na puno, palagi na itong hinahayaan ni Dustin na sumipsip ng lahat ng uri ng enerhiya. Sa pamamagitan ng prosesong ito, ang kapangyarihan ng kanyang espiritual na pakiramdam ay mapapalakas. Natitiyak ni Dustin na ang kanyang espiritual na pakiramdam ay magiging kasing lakas ng mga magsasaka sa Primal Holy Realm ngayon. Gayunpaman, hindi iyon sapat para kay Dustin. Sa kanyang kamakailang pakikipaglaban sa mga nagsasaka ng Primal Holy Realm, napagtanto ni Dustin na hindi sapat ang lakas ng kanyang espiritual na pakiramdam upang labanan at manalo laban sa kanila. Kaya, matatag siyang nagpasya sa kanyang puso na maglalaan siya ng oras upang linangin ang kanyang espiritual na kahulugan sa mga darating na araw. Ibinalik ni Dustin ang espiritual na puno sa kanyang soul sea pagkatapos ng maingat na pagmamasid. Pagkatapos ay sinubukan niyang subukan ang kanyang espiritual na kahulugan. Inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang mahanap ang Reyna. Nakita niyang naghihilom pa rin ang mga sugat nito. Kaya't inilabas ni Dustin ang lightning sword at sinimulang maasa ang kanyang pagiging espada. Pumalik sa Elixir City. Muntik na silang mapatay ng cultivator sa premium stage ng Primal Holy Realm. Siya ay napakahusay sa mga kasanayan sa Talem. Ang momentum ng kanyang pag-atake ay napatunayang hindi mapigilan at may kakayahang sirain ang lahat sa paraan. Pagkatapos ng lahat, ginamit niya ang kanyang level 9 blade potential. Sa napakahalagang sandali na tila nalalapit na ang kamatayan. At ubiling ipinagtanggol ni Dustin at ng Reyna ang kanilang sarili laban sa pag-atake ng Talem gamit ang kanilang pinakamalakas na sandata. Nagbalik tanaw si Dustin sa mga nakaraang laban niya at napagtanto niyang masyado siyang umasa sa kapangyarihan ng Slaughtering Sword. Nakalimutan niya ang paglilinang ng iba pang kasanayan sa martial arts. Napagtanto ni Dustin ang kahinaan ng kanyang cultivation base. Naunawaan din niya na ang magic treasure ng archaic level na nag-iisa ay hindi kayang gawin siyang hindi magagapi. Ang cultivation base ang nagpasya sa tunay na lakas ng mga mandirigma. Napagtanto ni Dustin na hinding-hindi siya makakagawa ng pag-unlad kung masyado siyang umaasa sa magic treasure o iba pang archaic weapons. Ang katotohanan ay natutunan ni Dustin ang maraming makapangyarihang mga kasanayan sa militar. Ngunit hindi niya tunay na natutunan ang mga ito dahil sa kakulangan ng paglilinang. Mula ngayon, nagpasya siyang masigasig na linangin ang kanyang martial skills. Mahigpit na hinawakan ni Dustin ang kanyang mga kamao bilang pagpapakita ng kanyang resolusyon. Ang paglilinang ay isang proseso ng unti-unting pagpapabuti at pag-unawa para sa mga mandirigma. Naunawaan na ito ni Dustin ngayon. Kaya sinimula ni Dustin na linangin ang perpektong yugto ng paggamit ng Swift Thunder Swordsmanship. Habang kumikislap ang liwanag ng espada, ang dumadagendong na aura ng espada ay nag-intertwine sa isa't isa. Sinisira ang lahat at ginagawa itong alabok sa matinding liwanag ng espada. Matikas na hinawakan ni Dustin ang espada at ipinikit ang kanyang mga mata para sa pagmumuni-muni ng mga kasanayan sa espada. Malapit na akong makalusot, Master. Narinig ni Dustin ang boses ni Violet sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan pagkatapos niyang makumplito ang 1 oras na halaga ng paglilinang. Malaki, alam kong kaya mo. Natuwa si Dustin. Nilabas ni Violet ang illusion bead ng sandaling iyon. Nang makita niya si Violet, napagtanto ni Dustin na siya ay nasa 1 lubhang hindi matatag na kalagayan. Ang napakalaking demonyong aura ay lumalabas sa buong katawan niya, na walang alinlangan na tanda ng tagumpay. Inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam sa 1 malayong distansya at nakahanap ng 1 liblib na lambak.
na magiging isang perpektong lugar para masira ni Violet. Kaya agad niyang dinala si Violet sa lambak. Pagkatapos ay tumayo si Dustin sa pasukan ng lambak na nagbabantay kay Violet mula sa anumang panganib. Pinalabas din niya ang Sect Supreme at Nathan at inutusan silang bantayan ang nasugatang Reyna. Bang bang bang! Pagkalipas ng ilang segundo, ang hindi mabilang na mga demonyong aura ay nabuo sa isang unos at tumama sa lambak. Na nag-iwan ng mga usok at alikabok sa lahat ng dako. Ang lupa ng lambak ay nanginginig ng matindi na parang isang lindol ang naganap. Ang lahat ng mga demonyong aura mula sa nakapalibot ng mga bundok ay nagsama-sama at naglakbay patungo sa lambak sa napakabilis na bilis. Maraming demonyong halimaw sa malapit ang tumakas na parang ang impyerno ay kumawala. Naramdaman nila ang malalakas na demonic aura sa kanilang paligid. Ngunit lahat sila ay mga mahihinang demonyong hayop na hindi dapat banggitin. Tumingkayad si Dustin sa bakana ng lambak at namangha sa malakas na momentum na humawak sa lambak. Dati si Violet ay isang beastmaster, na ang kapangyarihan ay katumbas lamang ng isang human cultivator sa level ng Master Realm. Alam na alam ni Violet na masyadong mahina ang kanyang kapangyarihan at wala talagang magagawa para kay Dustin. Ito ang nagtulak kay Violet na magtrabaho ng masigasig. Halos buong taon na niyang nililinang ang illusion bead. Iniisip ni Dustin kung aling antas ang mararating ni Violet pagkatapos ng pambihirang tagumpay. Minsang sinabi ni Violet na ang Nine-Tailed Demon Fox Race ay parang gnome race. Hindi tulad ng mga karaniwang Diabolic Beast. Sila ay mga sinaunang nilalang at may ganap na magkakaibang sistema ng pag-upgrade. Upang makalusot, kailangan munang gisingin ng mga sinaunang nilalang ang kanilang kapangyarihan sa dugo. Kaya't ang kapangyarihan ni Violet at ng gnome ay higit na nakasalalay sa kung gaano karaming kapangyarihan ng dugo ang kanilang nagising. Makakapunta sila sa susunod na yugto ng cultivation kapag na-activate na nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan sa dugo. Nadaig si Dustin sa pag-asa at pinanibig tungkol sa kung gaano kalakas ang dugong maaaring magising ni Violet pagkatapos ng pambihirang tagumpay. Sa sandaling iyon, ang lambak ay puno pa rin ng mga demonyong aura. Lumipas ang isang oras, ang mga demonyong aura na umaaligid sa itaas ng lambak ay unti-unting tumigil sa kanilang mga paggalaw. Malapit nang gumawa ng matagumpay na tagumpay si Violet, nanlaki ang mata ni Dustin sa gulat. Pagkalipas ng ilang sandali, ang lahat ng mga demonyong aura sa lambak ay namatay. With a flash of bright pink light, biglang sumulpot si Violet sa harap ni Dustin. Nakangiti, "Violet, nagawa mo!" Tuwang-tuwa si Dustin. Masasabi niyang mas makapangyarihan si Violet kaysa dati sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa bilis nito. Well, sa tingin ko ay nagising ko na ang 40% ng aking kapangyarihan sa dugo sa pagkakataong ito. Ang aking mga talento na may kaugnayan sa ilusyon ay napalakas din. Sagot ni Violet, "So anong level na ang naabot mo?" Curious na tanong ni Dustin sa kanya. "Noong huli ay nagising lang ako ng 20% ng aking kapangyarihan sa dugo at naging isang beastmaster. Sa pagkakataong ito nakuha ko ang swerte at nagising ako ng 40% ng kapangyarihan ng dugo. Sa palagay ko ay taglay ko na ngayon ang kapangyarihan ng halimaw ng kapigatian." Nag-iisip na sabi ni Violet. "Wow!" Napaisip si Dustin habang humihinga ng malalim. Hindi siya makapaniwala na naging mas malakas si Violet kaysa dati. Ang sistema ng paglilinang ng mga sinaunang nilalang ay ibang-iba sa lahi ng tao. Kapag nagawa na nila ang tagumpay, ang kanilang kapangyarihan ay kukuha ng isang higanteng exponential leap. Hindi naman big deal. Sa mga alaalang minana ko, alam kong ang lahi natin ay ipinanganak na may dugong maharlika. Ang pinakamaliwanag na nilalang sa ating lahi ay maaaring gumising ng 50% ng kapangyarihan ng dugo sa loob lamang ng ilang taon. Kung ang aking edad ay sinusukat sa paraan ng pagsukat ng mga tao sa kanilang edad. Ako ay higit sa 100 taong gulang na ngayon. Pero 40% pa lang ng dugo ko ang nagising ko. Sa palagay ko ang dahilan kung bakit naging napakabagal ng aking paggising ay dahil ang Prime Martial World ay may masyadong maliit na espiritual na enerhiya. Kung magkakaroon ako ng pagkakataong mag-cultivate sa isang mas mataas na antas, mas mabilis akong makakalusot. Paliwanag ni Violet.
Totoo ba na ang Prime Marshall World ay isang baog na lugar kung ihahambing sa ibang mga kaharian? Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, tiyak na pupunta ako sa isang pagbisita sa iba pang matataas na antas at palawakin ang aking abot tanaw. Ilang saglit na nawala si Dustin matapos marinig ang sinabi ni Violet. Guro, ngayong nakagawa na ako ng napakalaking pag-unlad sa aking mga kasanayan sa ilusyon. Marahil ay matutulungan kita sa mga darating na laban. Nakangiting umaasang si Violet kay Dustin. Talaga, sabihin mo sa akin, na-intrigue si Dustin. Ang kasanayan sa ilusyon ay ang pinakanatatanging talento na taglay ng Nine-Tailed Demon Fox Race. Ngayong nagising na ni Violet ang kanyang kapangyarihan sa dugo. Ang kanyang mga kasanayan sa ilusyon ay dapat na makabuluhang bumuti. Noong nakaraan, maaari kong pansamantalang baguhin ang aura ng espiritual na kaluluwa ng isang tao. Ngayon na may mas maraming pagsasanay, maaari kong gayahin ang espiritual na aura ng kaluluwa ng ibang tao. Nakangiting hayag ni Violet, maaari mong gayahin ang aura ng espiritual na kaluluwa ng ibang tao. Ulalas ni Dustin, iyan ay kamanghamanghang. Seryoso, kahit nagtataka, mukhang nagdududa si Dustin. Hindi pa niya nakita o narinig ang gayong mga kapangyarihan. Hayaan mo akong ipakita sa iyo. Nagboluntaryo si Violet. Mahiwagang ngumiti si Violet. Pagkatapos ay sa malalim na konsentrasyon. Naglabas ng isang masa ng pink na fog. Tapos biglang nagbago ang itsura ni Violet. Biglang sumulpot ang gnome sa harap ni Dustin. Nakita ni Dustin ang buong proseso ng pagbabago. Kaya alam niya na ang gnome na nakatayo sa kanyang harapan ay isang pagbabagong pinasimula ni Violet gamit ang kanyang mga kasanayan sa ilusyon. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat ni Dustin ay ang gnome na binago ni Violet ay isang katulad na replika ng tunay na gnome. Hindi lamang sa hitsura kundi pati na rin sa aura nito. Magkapareho rin ang aura ng kaluluwa ng hayop. Kung hindi nakita ni Dustin na nag-transform si Violet sa sarili niyang mga mata. Tiyak na akalain niyang siya ang tunay na gnome. Haha, Master, ihilingin ko sa gnome na lumabas. At maaari mong ihambing kung ginaya ko ang kanyang hitsura o hindi. Wika ni Violet, sa isang iglap ay lumitaw ang isa pang gnome sa harap ni Dustin. Napatulala si Dustin. Mahirap para sa kanya na sabihin kung sino sa dalawa ang tunay na gnome. Dahil ang dalawang gnome ay kamukhang kamukha ng isa kahit na ano. Kasama na ang kanilang hitsura at ang aura ng kanilang hayop na kaluluwa. Nagtinginan ang dalawang gnome na nagtataka. Ham! Uto-uto ka! Huwag mong tularan ang beast soul aura ko. Nakasimangot na sabi ng isa sa kanila. Halatang siya ang totoong gnome. Umisi naman ang nakakaloko ang isa. Si Violet. Siyempre, labis na nag-enjoy sa sarili. Violet, hindi ka panipaniwala ang kasanayang ito. Bulat na bulalas ni Dustin. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkamangha habang sinusubukang i-proseso ang nakita niya. Haha, I told you, Master, I am amazing, right? Habang tumatawa pa siya, muling lumitaw ang pink fog at nag-transform si Violet sa sarili niyang anyo. Oo, kamangha-mangha ka, Violet. Maaari mo ba akong tulungang gayahin ang mga espiritual na aura ng kaluluwa ng iba? Nag-aalalang tanong ni Dustin. Sige, bakit hindi? Kaninong espiritual na kaluluwa ang gusto mong gayahin? Dapat ay isang taong kilala mo o nakausap mo na dati. Paliwanag ni Violet. Well, paano kung susubukan kong gayahin ang espiritual na kaluluwa ng pinuno ng fire worshiping sect? Sana gumana ito. Sabik na subukan ni Dustin. Ginamit niya ang appearance transforming clothes para magpalit ng anyo ng pinuno ng fire worshiping sect. Agad namang naglagay si Violet ng ilang spells sa soul sea ni Dustin. Nang matapos siya, naramdaman agad ni Dustin na ang aura ng kanyang espiritual na kaluluwa ay nagbago sa aura ng nasabing pinuno. Kung hindi siya naging bahagi ng proseso, mahirap sabihin ang pagkakaiba. Isang masamang ideya ang naisip ni Dustin. Agad siyang nagpadala ng mensahe sa pinuno ng fire worship ang sect gamit ang kanyang espiritual na kahulugan at hiniling na lumapit sa kanya sa lalong madaling panahon. Ang pinuno ay itinalaga bilang tagapag-alaga ng Reyna habang nagpapagaling siya sa kanyang mga sugat. Pagka-receive niya ng message ni Dustin ay agad niya itong pinuntahan.
Pagdating na pagkarating ng pinuno ay nabigla siya. Ikaw, anong nangyayari? Hindi siya nakaimik dahil isa pang siya ang nakikita niya. Ito ay isang salamin na imahe ng kanyang sarili hindi lamang sa hitsura kundi pati na rin sa aura ng espiritual na kaluluwa. Talagang pinangasiwaan niya ang kanyang sarili ng maayos para sa isang taong nakakakita ng replika ng kanyang sarili. Walang sino man ang maaaring manatiling kalmado pagkatapos ng biglang makita ang isa pang sarili. Nabigla pa rin ang pinuno habang inilalabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang suriin ang tao. Ngunit gaano man niya kaingat na suriin at madama ang tao, wala siyang nakita. Ito ay eksaktong kanyang sarili. Violet, ano bang nangyayari? Nag-aalalang tanong niya kay Violet na napahajijek sa amusement. Haha, ako na. Sa wakas, nagsiwalat si Dustin habang nakatalikod habang inalis din ni Violet ang ilusyon. Master, ikaw pala. Nakahinga ng maluwag at nakahinga ng maluwag ang pinuno matapos niyang makita ang pagbabago ni Dustin. Haha, Violet, ito ay isang napakagandang kasanayan. May ideya ako kung paano natin ililigtas sina Evan at Herbert. Biglang tinapik ni Dustin ang ulo niya nang may naisip siyang magandang ideya. Nagulat siya sa magandang ideya. Basag, basag, sa oras na iyon. Ang isang malaking halaga ng maitim na ulap ay biglang nagtipo ng mabilis sa kalangitan sa itaas ng kagubatan na may dikalayuan. Ang kalangitan ay napuno ng makapal na madilim na ulap sa loob ng ilang segundo. Naging madilim at makulimlim ang lugar nang bumaba ang isang makapal na kadiliman sa lugar. Pakiramdam ko ay malapit na ang katapusan ng mundo. Milyon-milyong makapal na kidlat ang kumikinang sa ulap at nagliliwanag sa kalangitan paminsan-minsan. Anong nangyayari? Pulong ni Dustin ang agad niyang inilabas ang kanyang espiritual na pakiramdam patungo sa kagubatan. Mukhang lalabas na ang Reyna. Nasa sabik si Dustin ng mapagtanto na hindi ito anumang bagay na nagbabanta. Maya-maya pa ay bumaba na ang presyon ng hangin sa bahagi ng kagubatan kung saan nagpapagaling ang Reyna. Habang pakapal ng pakapal ang madilim na ulap. Bang! Sa wakas ang nakasisilaw na kidlat ay kumislap sa kalangitan at tumama sa masukal na kagubatan. Boom! Sa simula, mayroon lamang ilang mga kidlat sa kagubatan. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang mga pagtama ng kidlat ay tumaas sa dami at intensity. Ngayon ay mayroong daan-daang kidlat na tumatama sa kagubatan. Ang matinding kidlat ay tumama sa kagubatan. At parang bumuhos ang ulan na labis na ikinatakot ng mga tao. Nabasag ng matinding kidlat ang matataas na puno na agad na ginawang abo. Naging hindi matatag ang buong lugar at lupain dahil sa marahas na pagyanig. Whiz! Biglang lumipad ang isang kaakit-akit na figure sa hangin at humarap sa napakatinding kidlat. Ito ay ang Reyna. Tila may mga mata ang kidlat. Dahil agad silang tumama sa Reyna. Si Dustin at ang lahat ay tense na tumingin sa nakakatakot na eksena. Matapos marating ng isang cultivator ang Primal Holy Realm. Sa tuwing gusto nilang tumawid sa isa pang yugto, kailangan nilang dumaan sa isang landas ng kalikasan. Ang pinakakaraniwan ay ang Thunderstroke Doom. Sa loob ng ilang sandali ay halos masira ang buong kagubatan sa ibaba ng Reyna ng mabangis na Thunderstroke Doom. Ang matataas na puno at mga halaman ay agad na nasunog na naging kalawakan ng lupain na tigang. Habang nakatingin siya sa ulan ng kidlat, biglang may naisip si Dustin. Ang lakas ng kidlat. Naisip ni Dustin ang Thunder Unicorn sa kanyang elixir field. Ang paglilinang ng Thunder Unicorn ay medyo kakaiba. Dinagdagan nito ang enerhiya nito pangunahin sa pamamagitan ng pagsipsip ng kidlat. Sa pangkalahatan ay walang ideya si Dustin kung saan hahanapin ang enerhiya ng kidlat para pakainin ang Thunder Unicorn. Kaya ang kapangyarihan ng Thunder Unicorn ay nasa paunang yugto pa rin ng Tribulation Realm. Ngunit sa ngayon ay napakaraming enerhiya ng kidlat ang nasa harapan niya. Nag-isip sandali si Dustin at sinubukang magpadala ng mensahe sa Reyna gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Nais niyang tanungin ang Reyna kung ang Thunder Unicorn ay makakagambala sa kanyang pambihirang tagumpay o hindi. Kung inilabas niya ang Thunder Unicorn upang lumunin ang enerhiya ng kidlat sa Thunderstroke Doom. Pagkaraan ng ilang segundo, sumagot ang Reyna gamit ang espiritual na kahulugan. Ipinahiwatig ng Reyna na ayos lang siya.
Hindi aabalahin ng Thunder Unicorn ang kanyang pambihirang tagumpay ngunit talagang tutulungan siyang makayanan ang Thunderstroke Doom. Nang marinig niya ang kanyang mga salita, tuwang-tuwa si Dustin at agad na tinawag ang Thunder Unicorn. Dagendong! Tumagundong ang Thunder Unicorn habang lumipad ito sa gitna ng kidlat. Pagkatapos ay ibinuka nito ang malaking bibig at walang tigil na nilalamon ang lakas ng kidlat. Medyo mabilis na nag-adjust ang Thunder Unicorn. Sa halip na masaktan sa ilalim ng kulog na kapaligiran. Para itong isda sa tubig. Makalipas ang humigit kumulang isang oras. Unti-unting bumababa ang mga kidlat. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsimulang kumalat ang madilim na ulap sa kalangitan. Pagkatapos ay tinawag ni Dustin ang Thunder Unicorn para bumalik. Ang kapangyarihan ng kulog sa Thunder Unicorn ay mas malakas kaysa dati. Ang enerhiya ng kidlat na nilamon nito ay tumaas ng malaki sa kapangyarihan nito. Inimbak ni Dustin ang Thunder Unicorn pabalik sa kanyang elixir field at saka tumingin sa Reyna. Lumitaw ang Reyna sa hangin. Sumasayaw sa hangin ang kanyang court dress na nagpatingkad sa kanyang voluptuous figure. Nakapikit ang mga mata niya na parang may iniisip. Bumulwak ang mabigat na enerhiya mula sa kanyang katawan at binalot ang espasyo sa kanyang paligid. Ang kaakit-akit na Reyna ang tanging pinagtutuunan ng pansin ng mga nakamasid. Makalipas ang 15 minuto, ginalaw ng Reyna ang kanyang daliri bago siya nagmulat ng kanyang mga mata. Naramdaman niya ang dami ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan. At ang resulta ay ikinatuwa niya. With a satisfied smile, lumipad siya papunta sa lupa at lumapag sa harap ni Dustin. Congratulations! You made a breakthrough! Sabi ni Dustin habang nakasimangot. Naabot na ng Reyna ang katamtamang yugto ng Primal Holy Realm. Naiisip niya, mas malakas ako 1,000 taon na ang nakalilipas. Ang aking lakas ay lubhang hamina habang nanatili ako sa maliit na kahaliling dimensyon na iyon ng masyadong mahaba. Hindi ko pa nakukuha ang buong lakas ko. Sagot ng Reyna ng mapaglarong pout. Ano ang iyong cultivation base 1,000 taon na ang nakalilipas? Tanong ni Dustin. Ang pahayag ng Reyna ay pumukaw sa kanyang pagkamausisa. Malalaman mo mamaya. Nakangiting sagot ng Reyna. Sige. Hindi na ako makapaghintay hanggang sa maibalik mo ang iyong lakas. Sabi ni Dustin. Alam niyang magbabahagi lamang ng impormasyon ang Reyna kapag handa na ito. At dahil dito, nagpasya siyang huwag itulak siya. Anong plano mo, Master? Tanong ni Violet. Alam niyang darating si Dustin para iligtas sina Evan at Herbert. Dahil mahalaga sila sa kanya. Sino ang makakakita sa iyong panlilin lang kung ibinabalat mo ang espiritual na kaluluwa ng ibang tao? Tanong ni Dustin sa halip na sagutin ang tanong niya. Ang mga magsasaka sa ibaba ng Heaven Realm ay hindi malalaman ang panlilin lang. Tanging ang mga Primal Holy Realm Masters lang ang hindi malilin lang sa aking munting panlilin lang kung gagamitin nila ang kanilang espiritual na kahulugan upang maingat na mag-scan. Sagot ni Violet na may katiyakan. I see. Pupunta ako sa Heavenly Emperor City at palayain sina Evan at Herbert. Sabi ni Dustin pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Pagkatapos, tumingin si Dustin sa direksyon ng Heavenly Emperor City. Bago umalis, tuturuan ko ng panibagong leksyon ang mga sekta na sangkot sa pagkidnap sa matalik kong kaibigan. He added, habang nagsasalita siya, sumili ang masamang tingin sa mga mata ni Dustin. Sa pamamagitan ng pagkuhaki na Evan at Herbert bilang mga bilanggo, ang mga sektang iyon ay nagalit kay Dustin. Dahil ang mga sektang ito ay mga kaaway na niya, hindi na inisip ni Dustin na lalo silang galitin. Ang plano ni Dustin ay makuha ang lahat ng pinakamataas na ranggo ng mga disipulo ng mga sekta na ito. Let's go! Utos ni Dustin. Pagkatapos ay sinenyasan niya ang iba na sumunod sa kanya. Tumalon siya sa hangin at lumipad sa itaas ng mga bundok. At gayon din ang kanyang mga kasama. Matapos tumawid sa mga bundok, narinig ni Dustin ang ilang balita. Sinasabing sina Evan at Herbert na nakakadena sa itaas ng pader ng gate ng Heavenly Emperor City. Ay natatakpan ng mga pasa. Sa dingding ay may nakasabit na banner na may nakasulat na The Sinner Dustin Lin's Friends. Ang 11 sekta na sangkot sa pagdukot kay Evan at Herbert ay humiling na pumunta si Dustin sa Heavenly Emperor City.
Nilinaw na rin nila na sasagutin ni Dustin ang pahihinatnan kapag hindi niya ginawa ang hinihiling nila. Ipinakulong ni Dustin ang 10,000 alagad mula sa mga sekta at angka na ito. Naikinagalit ng mga lider ng sekta o angka na ito. Bagaman sila ay mga kilalang sekta at angkan. Ang mga pinuno ay gumamit ng masasamang paraan tulad nito upang pilitin si Dustin na magpakita. Pinost ni Dustin ang kanyang kamay sa isang kamao habang nagdidilim ang kanyang mukha. Pinahirapan ng malalaking sekta na ito ang mga inosenteng tao para akitin ako. Naiisip niya, habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Sige, dahil nagalit ka muna sa akin. Hindi ako magpapakita sa iyo ng anumang awa. Bulong niya sa mga nagngangalit ng ipin. Pagkatapos ay dinala niya ang mahigit 20 tao palabas ng City Model. Ito ang mga pangunahing disipulo ng bawat nangungunang sekta. Kabilang si Keyon, na siyang banal na tagapagmana ng Ghost Puppet Sect. Si Jerry, na ang banal na tagapagmana ng Magic Hand Sect. Si Jocelyn, na ang Holy Daughter of the New Moon Sect. Ang panganay na anak na babae ng pinuno ng Song Clan. At Jeffrey mula sa Kong Clan. Ang iba ay mga elder ng sekta sa Heaven Realm. What do you want? Dustin, let me go. I advise you to free us. Or you'll get yourself killed. I will not spare you. Dustin, pagbabayaran ka ng pamilya ko sa ginawa mo. Para kang patay. Masyado kang bastos. Dustin, may ideya ka ba sa gulo na kinakaharap mo? Ginulo mo ang nangungunang 11 sekta sa bansang ito. Walang paraan na makakaligtas ka dito. Kung palayain mo kami at humingi ng tawad, baka mailigtas mo ang sarili mo. Anak, itigil mo na yung ginagawa mo bago pa maging huli ang lahat. Kung hindi, mas lalo kang mahihirapan. Mahigit 20 magsasaka ang sumigaw kay Dustin nang makalabas sila sa modelo ng lungsod. Pinaghigpitan ng Reyna ang kanilang vital energy gamit ang isang lihim na kasanayan na alam lamang ng kanyang lahi upang hindi sila makagalaw kahit isang pulgada. Nakahiga sila sa lupa na hindi kumikibo. Tumatahol na pagbabante kay Dustin. Ang mga taong ito ay magalang. Mahalagang mga figure sa mga nangungunang sekta. Ngunit ngayon, sila ay mga bilanggo ni Dustin. Hindi nakakagulat na pinandilatan nila si Dustin at pinagbantaan na palayain sila. Haha, everyone, kumusta na kayo? Ngayon kayo ay aking mga bihag. Hindi ko kayo palalayain. Pero, magpahinga ka na, hindi kita papatayin. Babatukan lang kita, masungit na sabi ni Dustin. Come on, guys, hit them hard. Malamig niyang bilin. Bigla na lang, si Violet, ang gnome, ang Sect Supremo, at si Nathan ay dumagsa patungo sa mga bihag ni Dustin. Nananatiling hindi gumagalaw sa lupa. Bang bang bang, sinuntok at sinipa nila ang mga alagad at matatanda mula sa mga kilalang sekta. How dare you do this to us? You son of a bitch. Galit na galit na sigaw ng isang bihag habang namimilipit ang mukha sa sakit. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Gogo, ni hindi tayo makagalaw. Nagprotesta ang isa pa, pero hindi sumagot si Dustin. Patuloy na binubugbog ng kanyang mga kasama ang mga bilanggo gamit ang kanilang mga kamao at paa. Ginagawa ko ito para sa iyo, Evan, pulong ni Dustin. Pagkatapos, sinuntok niya si Keyon sa tiyan. Para sa iyo ito, Herbert, tinadyakan niya ang mukha ni Jeffrey. Sa sobrang galit ni Jeffrey ay muntik na siyang mawala ng malay. Laking gulat ni Dustin. Bagamat matanda na ang Sect Supremo at Nathan, tinamaan nila ang mga bihag ng kasing lakas ng iba. Nabaluktot ang mukha ng mga bilanggo sa dalamhati habang patuloy ang pambubugbog. Gayunpaman, hindi sumama sa kanila ang Reyna. Tumabi siya at pinanood ang mga magsasaka na nagdurusa. Na may ngiti, stop, tama na, sabi ni Dustin. Agad namang huminto ang mga kasama niya. Ang mga bilanggo ay binugbog ng itim at asol. At ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng mga sugat. Ang ilan sa kanilang mga mukha ay namamaganang husto. Na mahirap para sa mga tao na makilala sila. Na-control ni Dustin at ng kanyang mga kasamahan ang kanilang lakas upang ang mga magsasaka na ito ay hindi magtamo ng matinding pinsala. Kumuha ka ng mga poste ng kawayan. Bili ni Dustin. Bakit kailangan mo sila? Master,
Tanong ni Violet na may pagtataka. Ipaparada natin ang mga bilanggo sa mga lansangan. Dahil ganoon din ang pakikitungo ng mga malalaking sekta sa mga kaibigan ko. Makakaganti ako sa kanila. Sagot ni Dustin habang nakatitig sa mga bihag niya. Isang masamang tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Got it. I'm on it. Master. Sagot ni Violet habang tinatakpan ang bibig at humajeject. Sa isang huling sulyap sa mga bihag. Umalis si Violet upang hanapin ang mga poste ng kawayan. Makalipas ang ilang minuto, napadpad si Violet sa limang bakal na kawayan sa malapit na kagubatan. Ang bawat isa ay isang dosenang metro ang haba. Nakahanap si Violet ng mga bakal na kawayan isang espesyal na uri ng kawayan na napakatigas. Sa pangkalahatan ay mas matangkad at mas matigas kaysa sa iba pang karaniwang matatagpo ang kawayan. Itali ang mga lalaki sa mga kawayan na ito. Bili ni Dustin. Lahat ay pumasok sa trabaho. At hindi nagtagal lahat ng 20 lalaking binugbog ng husto ay itinali sa 5 bakal na kawayan. Kapag tapos na ang mga ito, ang bawat bamboo stick ay may 4 o 5 bihag na nakatali dito. Mula sa malayo, napakaganda ng tanawin dahil para silang 5 tuhog ng inihaw na pusit. Dustin, mayabang kang bata ka. Labas ka sa linya dito. Sarap na sarap akong patayin ka. Galit na galit ang 20 bihag na nakatali. Sila ay mga lalaki mula sa mga prestihiyosong pamilya o matatanda sa kanilang mga sekta. Kinakatawa nila ang tunay na kapangyarihan ng banal na kaharian ng Heavenly Dragon. At itinuring silang parang royalty saan man sila pumunta. Pero ngayon, itinali na sila ni Dustin sa mga bakal na kawayan na parang patpat ng pusit. Isa pa, naintindihan nila ang intensyon ni Dustin. Ipapahiya niya sila sa publiko sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga ito sa mga lansangan. Kung nangyari iyon, sila ang magiging katatawanan sa Heavenly Dragon Holy Kingdom sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Namutla sina Jocelyn at Nora sa naisip. Panghihinayang ang dumaan sa kanila. Kinasusuklaman nila ang kanilang sarili dahil sa panggugulo kay Dustin noong una. Ito ay dahil sa kanilang mga aksyon na sila ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa ganitong sitwasyon. Bilang mga prinsesa sa kanilang mga pamilya, sila ay pinalayaw, pinrotektahan, at iginagalang ng lahat ng nakapaligid sa kanila. Hindi pa sila tinatrato ng ganito. Gayunpaman, karapat dapat sila sa paggamot. Sina Jocelyn at Nora ang naglagay ng bitag para patayin si Dustin sa Ghost Puppet City. Gayunpaman, nahuli sila ni Dustin sa halip. Dustin, tama na, huwag mo nang ipilit ang swerte mo. Hayaan mo lang ako, at hihilingin ko sa mga matatanda na maawa at palayain ang iyong mga kapatid. Ngayon, may nagsimulang makipag-ayos kay Dustin. Marahil ay umaasa siyang pumutol ng kasunduan kay Dustin. Dustin, I am so sorry. This is my fault. Please let me go, and I will not go after you again. Humingi ng paumanhin ang isa pang bilanggo kay Dustin. Ang bawat isa sa mga bihag ni Dustin ay natakot sa posibilidad na makaladkad sa mga lansangan sa isang nakakahiyang paraan. Dustin, you piece of shit, let me go now, or I swear that I am going to kill you. I mean it. Sa kabila ng magalang na taktika ng iba pang mga bilanggo, naging matigas pa rin si Jeffrey at sinusubukang banta si Dustin. Siya ay naging spoiled mula pa noong siya ay maliit. Pa, sinampal siya ni Dustin sa mukha. Ngayon, mas lalong namamaga ang mukha niya. Ngayong may oras ka na. Dapat mong isipin kung paano ililigtas ang iyong sarili. Imbes na isipin mo kung paano mo ako papatayin. Ikaw ay aking bilanggo ngayon. Hindi matalinong takutin ako. Umisi si Dustin. Walang awa si Dustin sa mga lalaking ito. Sinadya nilang agawin si Dustin ng kanyang mga kayamanan sa pamamagitan ng pag-akit sa kanya sa isang bitag. Napakalayo na nila na ginamit sina Evan at Herbert bilang Payne. Naniniwala si Dustin sa konsepto ng an eye for an eye. Dahil kinaladkad sina Evan at Herbert sa mga lansangan. Ipaghihiganti ni Dustin ang kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng pagpapataw ng parehong parusa sa mga taong ito. Let's go. It is your turn to be publicly humiliated. Itinaas ni Dustin ang 5 bakal na kawayan, 3 sa isang kamay at 2 sa kabilang kamay.
Para siyang tindera sa kalye, nagpapakita ng kanyang mga delicacy para mabili ng mga tao. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at nagpatuloy sa pinakamalapit na bayan. Ang Connection Town ay isang katamtamang laki ng bayan. Bagaman hindi ito maihahambing sa malalaking lungsod, ito ay matatagpuan sa isang madiskarteng lugar. Ang mga kalsada sa lahat ng iba pang mga bayan ay tumawid sa Connection Town. Kaya, napakaraming tao sa bayang ito. Dahil ang sino mang gustong pumunta sa isang lugar ay malamang nadadaan dito. Lahat ng uri ng tao ay dumagsa sa bayan. Kabilang ang mga alagad ng iba't ibang sekta. May malaking bagay na nangyayari sa Connection Town ngayon. May nagdala ng 5 bakal na kawayan na may 4 hanggang 5 tao na nakatali sa bawat isa. Kalmado. Ang taong ito ay naglalakad sa kalye. Mabilis na kumalat sa buong bayan ang balita tungkol sa pangyayaring ito. Ako lang ba, o ang taong nakatali sa gitna ng 2 kawayan mula sa kaliwa ay kamukha ni Jerry? Ang Holy Heritor ng Magic Hand Sect. Siya kaya, hindi ako makasigurado. Napakaraming pasa niya sa mukha. Isang tao sa audience ang nakapikit sa mandirigma sa bakal na kawayan habang nagkomento. G. Tingnan mo, kamukha ng babaeng iyon si Nora, ang anak ng pinuno ng Song Clan. Siya iyon. Bulalas ng isa pang nanunood. Ang may hawak ng 5 kawayan ay si Dustin. Agad, isang malaking pulutong ang nagtipon sa likod ni Dustin. Itinuro ng mga manunood ang mga daliri habang sinisimula nilang makilala ang mga tao sa mga kawayan. Shit! Hindi ba iyan ang banal na tagapagmana ng Ghost Puppet Sect? Iyan ay si Jocelyn, ang banal na tagapagmana ng Bagong Buwan Sect. Inahangaan ko siya bilang isang sumasamba sa isang diyosa. Paano siya napunta doon? Sa kabila ng mga pambubugbog na dinanas nila, kinilala ng mga tao sa lansangan ang mga bihag ni Dustin. Nagulat ang lahat, ito ang mga taong may kahalagahan. Ang ilang mga matatanda ng sekta ay mga bilanggo ni Dustin. Gayunpaman, sila ay itinali sa mga kawayan at ipinaroda sa mga lansangan matapos mabugbog ng husto. Alam ko kung sino siya. Si Dustin pala, kahit ang pinakamabagal na tao ay napagtanto na ang lalaking may hawak ng mga kawayan ay walang iba kundi si Dustin. Maraming tao sa Heavenly Dragon Holy Kingdom ang nakarinig tungkol kay Dustin. Nang kumalat ang balita, ang buong Connection Town ay namangha. Ibinagsak ng lahat ang anumang ginagawa nila at nagsiksikan sa kalye. Ang mga pulutong ng mga tao ay nagsimulang magturo ng mga daliri at talakayin kung ano ang kanilang nasaksihan. Si Dustin ang sentro ng komento ng lahat. Literal na tumigil ang trapiko sa loob ng buong bayan. Ang mas maraming mga tao na sumali sa karamihan ng tao. Mas ang sitwasyon ay snowballed. Habang ang mga kalye ay siksikan. Ang ilang mga mandirigma ay lumipad sa himpapawid upang panoorin ang nakakagulat na eksenang ito mula sa itaas. Hindi ko akalain na magiging ganito sila kasigla. Maging si Dustin ay nagulat sa mga reaksyon ng mga tao. Tito Neo, tulungan mo ako. Si Jeffrey, na nakatali sa isa sa mga kawayan, ay sumigaw sa isang indigo-clad middle-aged na lalaki. Tito Neo, napatingin si Dustin sa lalaking tinawag ni Jeffrey. Isa siyang cultivator sa premium stage ng Tribulation Realm. Ngayon na ang kanyang saplot ay hinaipan. Siya ay mukhang nagulat at nag-aalinlangan. Dapat isa kang elder ng Kung Clan. Umiti ng pilyo si Dustin. Dahil tinawag ni Jeffrey na Uncle Neo ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Dapat ay isa siyang mataas na katayuan sa Kung Clan. Tumanggo si Dustin sa Reyna. Nakangiting lumapit ang Reyna sa lalaking iyon. Mukhang natakot ang lalaki. Bigla siyang tumalikod at tumakas. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa indigo ay nagplanong tumakas ng palihim at humingi ng tulong. Hindi niya inaasahan na makikita siya ng young master ng Kung Clan. Wala siyang lakas ng loob o kapangyarihan na lumaban sa Reyna. Dahil alam niyang pinatay nito ang isang elder ng Sky Sect sa Primal Holy Realm. Siya, sa kabilang banda, ay nasa premium stage lang ng Tribulation Realm. Ngunit sa kasama ang palad para sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Siya ay nabigo na makatakas at nahuli ng Reyna. Stupid boy! Kasalanan mo lahat ito.
Sinaman niya ng tingin ang young master ng Kung Clan at galit na sumigaw. Sa pulutong na nakapalibot sa kanila, may mga disipulong kabilang sa 5 malalaking sekta. Ang 4 na malalaking pamilya at ang Polarity Sect na may Celestial Gate Sect at ang Breeze Sect. Sandaling nabigla silang lahat sa palabas na ito ng pagsalakay. Hindi nila akalain na sasalakayin ni Dustin ang mga tao sa publiko. Kaya ang mga alagad mula sa mga sekta at pamilyang ito ay palihim na tumatakas sa lugar. Natatakot sila na kung makikilala sila ng mga tao, sila rin ay mahuli ni Dustin. 1/3. Umalis sa eksena ang kalahati ng mga tao makalipas ang ilang sandali. Pero, lumipat tayo sa susunod na bayan. Alam ni Dustin na kapag nabalitaan na, maraming master ang susugod sa Connection Town para ipaglaban siya para sa kanilang mga alagad. Nangangahulugan ito na hindi na siya maaaring manatili doon ng mas matagal. Sa makatuwid, pinaandar ni Dustin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at iniwan ang bayan upang lumipat patungo sa kanyang susunod na destinasyon. Ilang oras matapos umalis si Dustin mula roon, sunod-sunod na bumabagsak ang mga madilim na figure sa bayan. Whoosh! Mayroong 12-12 ng mga figure na sumugod sa Connection Town. Lahat sila ay nahayag bilang mga master sa itaas ng Heaven Realm. 5 sa kanila ay mga master sa Primal Holy Realm. Dumating sila sa Connection Town upang tugisin si Dustin sa sandaling marinig nila ang nangyari dito. Bagamat nagmamadali silang pumunta sa Connection Town sa kanilang pinakamabilis na bilis. Dumating sila sa bayan at nalaman na nakaalis na si Dustin mula roon ng ilang oras. Niloko sila ni Dustin. May nakakaalam ba kung saan nagpunta si Dustin? That bastard. Galit na umuungal ang master sa Primal Holy Realm. Napakalakas ng boses niya na parang kaluskos ng kulog. Malinaw na naririnig ng lahat sa Connection Town ang kanyang boses. Ano man ang nangyari noong araw na iyon sa bayan ay naging dahilan upang ang mga Panginoon na ito mula sa 11 sekta at mga pamilya ay lubos na humihip. Sir, may sinaunang kalisya si Dustin. Sobrang bilis. Hindi namin siya naabutan. Sagot ng isang alagad sa kanyang guro habang nanginginig. Maging ang mga master sa Primal Holy Realm ay hindi nakahabol sa bilis ng Dragon at Phoenix Chariot. Ang mga disipulong ito ay kabilang sa isang mababang kaharian. Kaya walang paraan na maabyutan nila siya. Noon, nakarating na si Dustin sa isa pang bayan na pinangalan ng Wellhead Town. Ang bayang ito ay halos 5 milyong metro ang layo mula sa Connection Town. Nakatira na siya at naglalakad sa kalsada na may hawak na 5 poste ng kawayan. Pagkatapos ay muling naglaro sa Wellhead Town ang nakakatawang eksenang naganap sa nakaraang bayan. Nang makilala ng mga tao sa Wellhead Town ang mga taong nakatali sa poste. Lahat sila ay nagulat. Maya-maya, inalibutan na nila si Dustin. Nagdulot ito ng traffic jam sa lugar na hindi nagtagal ay tuluyang naparalisa ang mga umaandar na sasakyan. Ngunit na natili lamang si Dustin sa Wellhead Town sa maikling panahon. Umalis siya doon pagkatapos ng halos 1 oras. Buong araw si Dustin sa paglipat mula sa isang bayan patungo sa susunod. Pagsapit ng gabi, nakadaan na siya sa 6 na bayan na nagpapakita ng mga alagad sa 5 poste sa lahat ng tao. Ang mga master mula sa 11 sekta at pamilya ay nagmamadaling sumunod sa kanya sa 6 na bayan isa-isa. Ngunit si Dustin ay nakaalis na bago sila dumating doon. Dustin, ang kulit mo. Nang bumalik ang balita sa bawat punong tanggapan ng 11 sekta at pamilya. Galit na galit ang lahat ng senior figure. Panapanahong naririnig ang mga dagendong at hiyawan mula sa punong tanggapan. Sa punong tanggapan ng lahat ng mga sekta na may kaugnayan sa usaping ito. Maraming mga mesa ang dinudurog ng kanilang galit na mga nakatatanda. Mabilis na kumalat ang balita sa buong lupain. Nagdulot ito ng kaguluhan sa mga magsasaka sa Holy Kingdom ng Heavenly Dragon. Lahat ng nasa Heavenly Dragon Holy Kingdom ay pinag-uusapan ang nangyari. Ang sitwasyon ay naging pabago-bago ng isip na ang mga tao ay nagbigay ng higit na pansin sa anumang balita tungkol sa Dustin kaysa sa mga balita na may kaugnayan sa pagsalakay ng lahi ng demonyo. Hindi pa nagtagal. Ang ilang kagalang-galang na matatandang magsasaka ng tao ay nagpakita at pumunta sa harapan upang labanan ang lahi ng demonyo.
Sinabi na sa ilalim ng pamumuno ng mga matatandang magsasaka ng tao. Ang Southern Alliance's Army, na pinondohan ng mga human cultivator na kabilang sa South Continent sa Prime Martial World, ay nanalo sa ilang mga labanan. Nagtagumpay sila sa pagsira sa momentum ng lahi ng demonyo at pinasigla ng husto ang mga tao. Pinaginhawa nito ang iba pang mga magsasaka sa South Continent. Marahil ay dahil dito, ang lahat ng mga magsasaka sa banal na kaharian ng langit na dragon ay nagbigay ng mas malapit na pansin sa hidwaan sa pagitan ni Dustin at ng 11 sekta. Hindi ito mahirap paniwalaan dahil ito rin ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Heavenly Dragon Holy Kingdom na ang isang batang magsasaka ay lumalaban sa 11 sekta ng sabay-sabay. Palihimpang ang hinangaan ng maraming magsasaka si Dustin dahil sa kanyang katapangan. Hindi alintana kung sino man si Dustin ang gumawa ng mali o ang 11 sekta. Hindi maitatanggi na dapat handgun si Dustin dahil sa kanyang katapangan. Ang ilang mga magsasaka ay sasabihin tungkol sa kanya kapag tinalakay nila ang bagay sa likod ng mga saradong pinto. Ang Dustin na ito ay may malaking tapang at mas malakas na kalooban. Siya ay walang takot at pinanday niya ang kanyang paraan pasulong na may hindi matitinag na kalooban. Iyan ang espiritu na dapat taglayin ng bawat magsasaka. Kung hindi papatayin si Dustin, tiyak na magkakaroon siya ng magagandang tagumpay sa martial arts. Kahit ilang sikat na senior cultivator ay pinuri siya. Sa palagay ko, ngunit dahil nasaktan ni Dustin ang lahat ng 11 malalaking sekta. Sa tingin mo ba ay makakaligtas pa siya? Huwag kalimutan na may mga master sa semi-holy realm sa mga sekta na ito. Kung si Dustin ay hindi titigil ngayon at sa huli ay masaktan ng isang master sa semi-holy realm. Sa tingin mo ba ay makakaligtas siya? May mga magsasaka din na nag-aakalang mapapatay si Dustin sa huli. Ang Polarity Sect ay isa sa pinakamakapangyarihang sekta sa Heavenly Dragon Holy Kingdom na hindi kasama ang 5 malalaking sekta. Sa pagkakataong ito, ang Polarity Sect ay lumahok sa pangangaso kina Evan at Herbert noong sila ay nasa Heavy Earth City. Kaya ang Holy Heritor ng Polarity Sect ay nasa listahan ng pag-aresto kay Dustin. Pagkatapos magsagawa ng detalyadong imbestigasyon, nalaman ni Dustin na ang Holy Heritor ng Polarity Sect ay naglilinang ng isang arcane spell sa headquarter ng Polarity Sect. Sa Merc City, mayroong isang restaurant na pinangalan ng Charming Moonlight. Ang lungsod ay malapit sa punong tanggapan ng Polarity Sect at nasa ilalim din ng kontrol nito. Ang Charming Moonlight ay ang pinaka-fancy na restaurant sa Merc City. Isang lalaki at isang babae ang umiinom sa mesa sa tabi mismo ng bintana sa isang pribadong silid sa ikatlong palapag ng Charming Moonlight. Ang lalaki ay may isang pares ng malalaking itim na mata at makapal na kilay. Habang ang babae ay maganda, ang magkapareha ay walang iba kundi si Dustin at ang Queen in Disguise. Flop! Flop! Isang maindayog na tunog ng mga hakbang ng kabayo ang biglang narinig sa kalye kung saan naroon ang Charming Moonlight. Kalahating dosen ng matipunong pulang baha na kabayong dragon ang tumakbo mula sa isang dulo ng kalye. Ang mga tao sa kalye ay gumawa ng paraan para sa kanila. Isang binata na nakasuot ng itim at puting damit na nakasakay sa unang pulang baha na dragon horse ay matikas na may 2 espadang nakatali sa kanyang likod. Tingnan mo, si Hoyt. Ang panloob na disipulo ng Polarity Sect. Narinig ko na siya ang pinakamataas na inner disciple ng Polarity Sect. Ang mga senior figure ng Polarity Sect ay nagbibigay ng higit na pansin sa kanyang paglilinang. Biglang bulalas ng isang tao sa kalye. Ito ay normal dahil ang mga nangungunang disipulo mula sa alinman sa malalaking sekta ay kukuha ng atensyon ng lahat saan man sila magpunta. Ang mga pulang kabayong dragon na baha ay nawala pagkaraan ng ilang sandali. Tila lalabas na sila ng bayan dahil sa direksyong tinatahak nila. Ang nangungunang panloob na alagad. Well, hayaan mo akong simulan ang pangangaso kasama ka. Nakangiting sabi ni Dustin sa kanyang sarili. Hindi nagtagal. Siya at ang Reyna ay umalis sa Charming Moonlight at lumabas ng bayan ng palihim na sinundan si Hoyt. Umigit kumulang 15 milya ang layo mula sa Merc City. Si Hoyt Yang ay sumakay sa kanyang Red Flood Dragon Horse habang pinangunahan niya ang ilang panloob na disipulo patungo sa punong tanggapan ng Polarity Sect. Isa itong malaking araw para sa kanya. Kung tutuusin,
Inatasan siya ng napakalaking responsibilidad na bilhin ang kailangan ng Holy Heritor mula sa isang auction. Hindi napigilan ni Hoytiang ang kanyang pinanabik. Napangiti siya hanggang sa tainga habang papunta sa kanyang pangunahing gawain para sa araw na iyon. Sa katunayan, nasasabik siya sa gantimpala na ipinangako sa kanya ng Holy Heritor ng Polarity Sect nang makumplito ang gawain isang Vitality Pill. Ang Vitality Pill ay kilala bilang isang napakamahal na kayamanan na pag-aari ng sinuman dahil ito ay itinuturing na isang mahalagang elixir sa Polarity Sect. Tanging isang pangunahing disipulo ang magiging kwalipikadong kumuha ng Vital Pill sa sandaling siya ay maging banal na anak. Bilisan mo, sigaw ni Hoyt sa mga sumusunod sa inner disciple na nahuhuli sa kanya. Nangunguna sa pack, ang tanging naisip niya ay ang adored Vitality Pill na naghihintay sa kanya sa sandaling matapos niya ang gawain. Dahil dito, pinilit niya ang iba na bilisan ang kanilang bilis dahil hindi na siya makapaghintay na makarating sa punong tanggapan para kunin ang kanyang premyo. Biglang lumipad ang dalawang figure sa kanilang mga ulo. At sa isang kisap mata, isang lalaki at isang babae ang nakatayo sa harapan nila na agad namang hamarang. Tingin sa kanilang kaalaman, si Dustin pala iyon at ang Reyna. What the hell is wrong with you two? Fuck off or you'll be dead meat in no time. Galit na sigaw ni Hoyt kay Dustin at sa Reyna. Hindi nagtagal ay napagtanto niyang ang dalawang tao sa kanyang harapan ay hindi mga disipulo ng Polarity Sect. Si Dustin at ang Reyna. Gayunpaman, ay nanatiling tahimik bilang isang estatwa. Hindi nagsasalita ng isang salita. Napakabuti. Mukhang napagpasyahan mong makipagkita sa kamatayan sa isang napakakaibang oras ng araw. Ang kanilang katahimikan ay pumukaw sa nagngangalit na apoy sa dibdib ni Hoyt. Kinokontrol ng Polarity Sect ang lugar na may tinatayang lugar na 10,000 milya sa paligid ng Merc City. Si Hoyt ay spoiled at mayabang dahil siya ay nirirango bilang top 1 inner disciple ng sekta. Sa kanyang utos, walang sino man ang may lakas ng loob na tumanggi o sumuway man lang sa kanya gaano man katanga at kitawa-tawa ang kanyang mga kinakailangan. Ito ay isang masamang timing para sa Dustin at ang Queen na lumitaw ng wala saan at hamarang sa kanyang paraan. Kung tutuusin, wala siyang oras para sa katangahan at wala siyang oras na matitira. Ang kakaibang oras na hitsura ng dalawa ay nagdulot lamang sa kanya ng pagkabalisa at galit. Itinago ni Dustin at ng Reyna ang kanilang cultivation base na naging dahilan upang isipin ni Hoyt na sila ay hindi hihigit sa dalawang karaniwang hanggal na tao na nakatayo sa harap niya at ng kanyang squad. Sa pag-aakalang pareho ang mga taong nasa harapan niya ay hindi hihigit sa marupok na tao. Sapat na ang kumpiyansa ni Hoyt na kaya niyang harapin ang mga ito ng walang kahirap-hirap. Oh for fuck's sake, go to hell. Sigaw ni Hoyt habang pinapagana niya ang kanyang vital energy. Shoop! Shoop! Isang itim at puting mahabang espada ang pumutok sa likuran niya. Na nakatutok kay Dustin at sa Reyna. Dahil nasa premium na yugto ng Astral Realm. Ang pag-atake ni Hoyt ay nagdala ng malalim at nakakatakot na hangin na pumuno sa paligid nila. Nang makita kung ano ang kaya ni Hoyt, inisyon lang siya ng Reyna. Dadalhin na sana siya ng Reyna ng init. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang espiritual na kahulugan na nakatutok kay Hoyt at sa kanyang pangkat. Bang! 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 At sa lalong madaling panahon, 5 panloob na disipulo ng Polarity Sect, kasama si Hoyt, ang lahat ay nahulog mula sa kanilang mga pulang kabayong dragon na baha at nabagsak sa lupa. Napasigaw silang lahat sa sakit habang nakapulupot ang kanilang mga braso sa kanilang ulo. Ang pag-atake ng Reyna ay may napakalaking epekto sa kanila na ang kanilang soulsies ay napinsala ng husto. Nang makita ang nanghihinang mga lalaki sa lupa, ipinatawag ni Dustin ang modelo ng lungsod at dinala dito ang mga panloob na disipulo. Lahat sila maliban kay Hoyt. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe kay Violet sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan. At sa isang kisap mata, lumitaw ang isang pink na fog at lumabas si Violet mula sa illusion bead. Violet, alalahanin ang kanyang aura ng espiritual na kaluluwa at magpadala ng kopya sa akin pagkatapos. Sabi ni Dustin kay Violet, tumanggo si Violet bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang beast soul energy para maramdaman at maalala ang spiritual soul aura ni Hoyt.
Pagkatapos niyang gawin ito, agad niyang pinadalhan si Dustin ng kopya sa kanyang soulsi. Sa isang segundo, ang espiritual na aura ng kaluluwa ni Dustin ay eksaktong kapareho ng kay Hoyt. Walang pag-aalinlangan. Kinuha ni Dustin ang appearance transforming clothes at nagpalit ng anyo. Ngayon, si Dustin ay nasa imahe ni Hoyt. Ikaw, how in the world, how can you? Nauutal na sambit ni Hoyt sa gulat habang nakaturo ang daliri niya kay Dustin. Nawala siya sa galit nang makita niya si Dustin na nag-transform sa parehong eksaktong imahe gaya niya. Ano yun? I can't hear you with all that stammer. Shut the fuck up and answer my questions. Be honest or else you'll suffer my poot. Napangiti si Dustin habang tinutuya ang nalilitong Hoyt. At nang walang oras na matitira, sinimulan niyang tanungin si Hoyt ng pilit. Matapos makuha ni Dustin ang bawat piraso ng detalyadong impormasyon na gusto niya mula kay Hoyt. Nilock niya ang vital energy ni Hoyt at dinala siya sa modelo ng city. Sa puntong ito, pasulong, mahusay na ginawa ni Dustin ang pag-clone kay Hoyt na walang maghahinala sa kanya bilang isang pekeng. Bilang karagdagan, sumakay si Dustin sa pulang dragon horse ni Hoyt habang dumiretso siya sa punong tanggapan ng Polaritisec. Samantala, pabalik sa mga bulubundukin malapit sa Merc City. Ang punong tanggapan ng Polaritisec ay naghihintay sa pagdating ni Hoyt at ng kanyang squad. Ang hindi mabilang na mga burol, na natatakpan ng mayayabong na mga halaman, ay nakahanay sa isang linya at konektado sa pamamagitan ng mataas na lupa. Ang maringgal at marilag na tanawin ng mga bulubundukin ay nagdadala ng imperial na hangin. Hindi nakapagtataka kung bakit dito ilalagay ng Polaritisec ang kanilang headquarters. Dahil sa pagkakakilanlan ni Hoyt bilang ang nangungunang panloob na disipulo, nakapasok si Dustin sa punong tanggapan ng Polaritisec nang walang anumang pagsisikap o problema. Ngunit pagdating pa lang ni Dustin sa gitna ng punong tanggapan, natuon ang kanyang mga mata sa isang bagay na pambihira na madali siyang matamba ng balahibo. Dahil sa pagkabigla at hindi makapaniwala, hindi niya masimulang ilarawan ang nakikita ng sarili niyang mga mata. Kahit sinong magkaroon ng pagkakataong makita ang eksena sa kanyang harapan ay tiyak na magiging katulad ng kanyang reaksyon. Ang inilatag sa kanyang harapan ay ang kakaiba at espesyal na mga lupain ng buong punong tanggapan ng Polaritisec. Isang magandang pagpapakita ng siyam na hanay ng bundok na zigzag na parang siyam na dragon malapit sa Merc City. At ang siyam na hanay ng bundok na ito ay nakaunat sa paligid ng punong tanggapan ng Polaritisec na parang fireball. Karaniwan sa kaalaman ng mga tao, ang punong tanggapan ng Polaritisec ay itinayo sa malawak na palanggana na napapaligiran ng mga bulubundukin. Sa katunayan, ang kabuuang lugar ng palanggana ay higit sa 10,000 metro kwadrado. Kung titingnan mula sa hangin sa ibabaw ng palanggana, mukhang siyam na higanteng dragon ang nakahimlay sa paligid ng punong tanggapan ng Polaritisec. Na pinangangalagaan ang lugar laban sa panganib at mga nanghihimasok. Ngunit ang kagandahan ay hindi tumigil doon. Ang mas ikinagulat ni Dustin ay ang dalawang malalaking kakaibang balon sa punong tanggapan. Sa isang balon, pumulwak ang makapal na itim na hamog mula rito, na halos mukhang nagluluto ito ng masamang itlog. Habang sa isa pa, ang puting hamog ay patuloy na lumalabas dito na para bang mga anghel ay isisilang na muli. Naganap na kabaligtaran ng kung ano ang ipinakita ng isa pa. Ang mas kapansin-pansin ay ang dalawang balon ay perpektong inilagay mula sa isa't isa ng simetriko. Sa gitna ng bilog na palanggana, mayroong isang napakalalim na kanal na umaabot ng daan-daang metro ang haba. Ang malalim na kanal, na lumalawak sa isang kurba, ay hinati ang bilog na palanggana sa dalawang pantay na bahagi. Ay picture ba ni Yin Yang? Nagulat si Dustin. Kinakatawa ng Yin at Yang ang duleti na naruroon sa lahat ng aspeto ng universo. Inilarawan nito kung gaano kabaligtaran o kabaligtaran ang mga puwersa. Sa liwanag nito, ang mga pagkakaiba ay isang paglalarawan kung paano sila aktwal na nagpupuno. Magkakaugnay at magkakaugnay na sila ay nasa natural na mundo. At kung paano sila nagbunga sa isa't isa. Ang malalim na kanal ay ang iginuhit ng kalikasan sa diameter ng bilog na palanggana. Na bumubuo ng isang S na linya sa gitna at dalawang hindi magkakapatong na bilog.
Ang dalawang balon ayon sa pagkakabanggit ay nasa loob ng dalawang magkadugtong na spiral. At ang fog na nagmumula sa dalawang balon ay napuno ang bilog na palanggana sa isang itim at puting pattern. Sinubukan ni Dustin na magsalita ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig nang makilala niya ang kahanga-hanga at masalimuot na disenyo na nakatayo sa kanyang harapan. Ang bilog na palanggana, na napapaligiran ng siyam na hanay ng bundok, ay nabuo ang imahe ng yin-yang. At muli, ipinakita ng kalikasan ang kanyang pinakamahusay na disenyo bilang pinakamahusay na arkitekto sa universo. Ito ay, sa katunayan, isa pang obra maestra ng inang kalikasan. Ang itim na fog na bumubulusok mula sa balon na iyon ay napaka-perpekto para sa paglilinang ng lahi ng masamang anino. Iyan ay isang mahusay na pinagmumula ng masaganang masamang enerhiya. Biglang sinabi ng Reyna kay Dustin sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan na may purong pinanibig sa kanyang boses. Oh, ganoon ba? Nagulat si Dustin matapos marinig ang iniisip ng Reyna tungkol sa magagandang tanawin. Yeah, that explains it. Ang itim na fog ay ang esensya ng evil energy. How I wish na makapag-cultivate ako dito. Naniniwala ako na hindi ako magtatagal bago ko maalagaan ang aking sarili pabalik sa buong lakas. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig dahil sa penanibig at penanibig para sa mas mabilis na paggaling. Sa tingin ko may naisip ako. Bulalas ni Dustin habang nagsalubong ang mga kilay. Pagkatapos ng lahat, ito ang punong tanggapan ng Polarity Sect at maraming mas malalakas na cultivator ang narito. Alam nilang dalawa na hindi ganoon kadali ang magtanim sa balon. But first, let's wait for good timing. It's essential, you know. Sinubukan ni Dustin na pakalmehan ang Reyna. Ang pangunahing layunin ni Dustin ay makalusot sa punong tanggapan ng Polarity Sect at makuha ang Holy Heritor. Binalak niyang umalis dito sa sandaling makamit niya ang layunin. Ngunit ngayon lang nakahanap ang Reyna ng isang perpektong lugar upang linangin. Kung mayroon silang mas maraming oras sa lugar. Kung gayon ang Reyna ay mabilis na maibabalik ang kanyang lakas kung siya ay nilinang sa balon. Ugh! Bale! Kalimutan mo na lang! Masasabi kong maraming malalakas na cultivator ang gumagala sa punong tanggapan ng Polarity Sect ngayon at masyadong delikado kung dito ako maglilinang. At saka, malapit na nilang mapansin ang presensya ko at makikita nila ang iyong panlilinlang. Masyadong delikado. Napabuntong hininga ang Reyna dahil sa pagkadismaya. Ang Reyna ng masasamang lahi ng anino ay ganap na tama. Maganda ang pakiramdam ni Dustin na sa loob ng punong tanggapan ng Polarity Sect. Mayroong ilang napakalakas na aura na umiiral. Tila higit sa isa ang mga malalakas na magsasaka. Alam ni Dustin na ito ang punong tanggapan ng isang malaking sekta. Hindi siya masyadong mag-ingat dito kahit anong pag-iingat ang ginawa niya. Napakadelikado kung makikita siya. Ang magandang punto ay na si Dustin ay disguised bilang isang panloob na disipulo ng Polarity Sect. Dagdag pa. Si Hoyt ang nangunguna sa mga panloob na disipulo at may hawak na mataas na kagalang-galang na posisyon. Sa karamihan ng mga lugar ng punong tanggapan ng Polarity Sect, maaari siyang malayang pumasok o lumabas. Kaya sa kasalukuyan ay wala nang dapat ipag-alala. Payagan mo muna akong makilala ang Holy Heritor ng Polarity Sect. Pagkatapos ay makapagpasya na tayo kung ano ang susunod na gagawin at kung paano magpapatuloy. Ininungkahi ni Dustin sa Reyna na may espiritual na kahulugan pagkatapos niyang pag-isipan ito ng ilang sandali. Pagkatapos ay pumunta si Dustin sa direksyon ng Yungib kung saan ang banal na tagapagmana ay nasa malalim na pagmumuni-muni sa pag-iisa at nakatuon sa paglinang sa kanyang sarili. Ayon sa impormasyon ni Hoyt, nililinang ng Holy Heritor ang kanyang sarili sa pag-iisa kamakailan. Sinasabing nagsasanay siya ng ilang lihim na kasanayan ng Polarity Sect. Walang nakakaalam ng sigurado bagaman. Dahil sa kanyang dedikasyon, ang lahat ay gumawa ng mga ligaw na hula. Ang kuweba ng Holy Heritor ay matatagpuan mismo sa isang matarik na taluktok sa tabi ng bilog na palanggana. Ito ay natatakpan ng makapal ng mayayabong na mga halaman na may maraming espiritual na enerhiya. Ito ay talagang isang maganda at tahimik na lugar na angkop para sa mga magsasaka. Bukod dito, tanging ang banal na tagapagmana sa kuweba. Ang iba ay hindi makapasok dito nang walang pahintulot.
Nakatayo sa labas ng kuweba ng Holy Heritor. Nakakita si Dustin ng ilang arrays doon. Kabilang ang soundproof array, defense array at attacking array. Ang lahat ng mga array na ito ay nasa mataas na antas. Pinagmasdan niyang mabuti ang bawat isa sa mga arrays na ito sa paligid. Ang isang cultivator ay hindi madaling makapasok sa kuweba ng walang pahintulot kailanman. Kahit na siya ay nasa primal holy realm. Masasabi ni Dustin sa katunayan na ang banal na tagapagmana ay talagang nasiyahan sa isang mataas na posisyon sa sekta dahil siya ay pinoprotektahan ng husto. Mr. Brock, si Hoyt, nagpadala si Dustin ng isang espiritual na mensahe sa kuweba na nagpapanggap na si Hoyt. Ang tunay na pangalan ng Holy Heritor ay Brock Kui at alam iyon ni Dustin kay Hoyt. Ilang sandali pa, may boses na nagmula sa loob ng kuweba. Kumusta ang mga nangyayari? Ang tinig ay nagtanong sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan. I did it as you asked me to. So far kung ano man ang nagawa ay maayos. Confident na sagot ni Dustin. Good. You did a excellent job. I will always remember that. You can give the item to my servant now. Ang espiritual na kahulugan na tinig ay nagpaalam sa oras na ito. Pagkatapos ay biglang bumukas ang mga array sa labas ng kuweba at isang lalaking katulong ang lumapit kay Dustin. Ang alipin ay mga 8 taong gulang. Bata pa lang siya, maaari mong ibigay sa akin ang nag-aalalang bagay na hiniling ni Mr. Brock, diretsong sabi ng katulong kay Dustin na walang bahid ng anumang emosyon at medyo bastos. Kahit na ang batang lingkod ay bata pa at nasa mababang cultivation base. Siya ang lingkod ng banal na tagapagmana, na siyang magiging pinuno ng sekta sa hinaharap. Kaya natural na siya ay magkakaroon ng mas mataas na posisyon kaysa sa mga ordinaryong disipulo sa panahong iyon. Sa makatuwid, ang batang alipin ay hindi naramdaman ang pangangailangan na maging magalang kay Hoyt. Bagaman si Hoyt ang nangungunang isa sa mga panloob na disipulo, medyo nagulat at nabigla si Dustin nang napagtanto niyang hindi gagana ang trick gaya ng kanyang pinlano. Akala niya ay magkakaroon siya ng pagkakataong makapasok sa kuweba at makilala ang banal na tagapagmana. Si Brock. Ngunit ngayon ay nalaman niyang hindi siya papayagan ni Brock sa loob ng kuweba. What's wrong with you? I asked you to hand me the thing Mr. Brock asked for. Now, nang makita ang reaksyon ni Dustin. Unti-unti nang nasar ang boy servant. Mr. Brock, pagkatapos kong matapos ang gawaing itinanong mo sa akin sa oras na ito sa aking paglalakbay. May nakuha akong iba, naniniwala akong tiyak na interesado kang makita kung ano ito. At gusto kong ibigay ito sa iyo bilang tanda ng paggalang. Nagkaroon ng inspirasyong ideya si Dustin at nagpadala ng isa pang espiritual na boses sa kuweba na umaasa sa positibong tugon sa pagkakataong ito. Well, ano ito? Tanong ng banal na tagapagmana. Si Brock Kui. Ito ang Refined Vital Energy Liquid. Mabilis na sagot ni Dustin sa Holy Heritor. Ang Refined Vital Energy Liquid. Ang ibig mong sabihin ay isa sa mga magic liquid ng Primartial World. Nagsasabi ka ba ng totoo? Dapat alam mo ang kahihinatnan ng pagsisinungaling sa akin. Maaari itong maging kakilakilabot. Makalipas ang ilang segundo, narinig na naman ang boses ni Brock Kui. Masasabi ni Dustin na excited siya ngayon. Gusto niyang totoo ang sinabi ni Dustin. Mr. Brock, how can I ever lie to you? Sana lang ay maalala mo ang ginawa ko para sa iyo pagkatapos mong maging pinuno ng ating sekta sa hinaharap. Mapagpakumbaba at mabilis na sagot ni Dustin sa Holy Heritor. Kaha, magaling. Hoy. Mabait kang tao. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo para sa akin. Ang Refined Vital Energy Liquid ay talagang mahalaga. Halika at pag-usapan pa natin ito. Mukhang nasa sabik talaga si Brock Kui. At medyo nanginginig na ang boses niya ngayon. Malinaw. Ito ay isang kaaya-aya na sorpresa para sa kanya na maging malapit sa isang pagkakataon na makuha ang Refined Vital Energy Liquid. Okay. Then. Sumunod ka sa likod ko at pumasok ka na. Tandaan, hanggat tapat ka sa aking amo, masisiyahan ka sa isang mataas na posisyon sa polarity sect sa malapit na hinaharap. Paliwanag ng batang lingkod at medyo binalaan si Dustin. Tiyak na natanggap niya ang impormasyon mula kay Brock.
Tulad ngayon ay naging palakaibigan siya kay Dustin. Sa ilang sukat, itinuring niya si Dustin bilang kanyang tao sa lalong madaling panahon. "You have my words, sir. I will be loyal to Mr. Brock forever starting from this moment." Kusang sagot ni Dustin sa boy servant. "Sige, ang sarap mong sabihin. Mas magiging maayos na ang komunikasyon natin sa isa't isa simula ngayon. Ngayon ay pwede ka nang pumasok sa loob at makilala si Mr. Brock," sabi ng boy servant habang nag-iinitan si Dustin. Nang marinig ni Dustin ang paggalang sa kanya, talagang natuwa ang batang lingkod. Ang kanyang saloobin ngayon ay ganap na nagbago sa ngayon. Sinundan ni Dustin ang boy servant at tuluyang pumasok sa loob ng kuweba. Napakalaki ng kuweba sa loob na may malalawak na pasilyo. Sa tabi ng pangunahing bulwagan, mayroong 12-12 ng iba pang mga lihim na silid. Ang mas nakakagulat ay mayroong ilang mga arrays. Nagtitipon ng espiritual na enerhiya mula sa labas ng kuweba at dinadala ito sa yungib ng unti-unti at tuloy-tuloy. Kaya ang espiritual na enerhiya sa loob ng kuweba ay talagang siksik. Habang papasok sa kuweba, mahinang napabuntong hininga si Dustin sa kanyang isipan. Si Brock Kui, ang banal na tagapagmana, ay talagang pinakitunguhan ng sekta ng napakahusay. Siya ay talagang napakahalaga, pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad. Pumasok sila sa isang lihim na silid, kung saan nakita ni Dustin ang isang binata na nakaputing gown. Siya ay mga 25 taong gulang na may isang hairstyle ng tipikal na Daoist bun. Siya ay walang iba kundi ang Holy Heritor ng Paul Erity Sect, si Brock Kui mismo. Doon siya nakatayo sa harapan niya. "When we launch our plan, we must be very quick. It will be the best if we can control him within a second. Kung hindi, malalagay tayo sa malaking problema kung mapapansin ng iba ang ingay dito." Ipinaalam ni Dustin sa Reyna ang masamang lahi ng anino sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan. "Hoy, nasaan ang refined vital energy liquid na ipinangako mo sa labas? Ipakita mo sa akin dali nang walang atrasan." Sabi ni Brock Kui, kalatang naiinip. Sa totoo lang, na-stuck siya sa bottleneck sa kanyang cultivation. Kung maaari siyang magkaroon ng refined vital energy liquid, maaari niyang masira ang bottleneck at umunlad sa susunod na antas ng madali. Kaya ito ay mahalaga. Ngayon na, sumenya si Dustin sa Reyna. Sa sandaling iyon, hindi na kailangan pang magpanggap ni Dustin. Nagsasayang lang ng oras. Kaya ipinadala niya ang mensahe sa Reyna sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan. Sa susunod na sandali, ang figure ng Reyna, halos ganap na malinaw, ay lumitaw sa tabi mismo ni Dustin. Marahas siyang sumugod kay Brock ng kasing bilis ng kidlat. Binigyan ni Dustin ng palad ang batang katulong sa likod ng kanyang leeg habang napakalapit nito sa kanya. Ang boy servant ay mayroon lamang cultivation base ng Earth Realm. Agad siyang nahimite at bumagsak sa lupa. Ito ay nangangailangan ng halos walang pagsisikap. "Sino ka?" Napasigaw si Brock Kui sa galit at gulat. Hindi niya nahanap ang Reyna hanggang sa makalapit ito sa kanya ng napakabilis. Kasabay nito, dalawang mahabang espada, isang itim at isang puti, ang lumitaw at lumipad patungo sa Reyna upang salakayin siya. Sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, naglabas ang Reyna ng napakalaking evil energy. Binalot nito ang dalawang espada at tinamaan ang ulo ni Brock. Bagamat si Brock ay ang Holy Heritor ng Paul Erity Sect at marami siyang natutunan na kahanga-hangang martial skills, ang kanyang cultivation base ay nasa premium stage ng Tribulation Realm. Walang paraan para makayanan niya ang suntok ng Reyna. Pagkatapos ng lahat, naabot na ng Reyna ang katamtamang yugto ng Primal Holy Realm. "Hindi kita patatawarin, Hoy Tiang," deklare ni Brock habang nakatitig kay Dustin. Naaninag ang spite sa mga mata niya saglit bago siya nawala ng malay. Si Dustin ay itinago ang sarili bilang Hoyt nang salakayin si Brock. Kaya naman walang ideya si Brock na ang lalaking umatake sa kanya ay si Dustin. "Oo, kasalanan ni Hoyt. Makakaganti ka mamaya," sabi ni Dustin habang humahagalpak ng tawa. Pagkatapos ay dinala niya si Brock at ang kanyang squire sa modelo ng lungsod. Pagkatapos nito, ninakawan ni Dustin ang tirahan ni Brock. Bilang banal na tagapagmana ng isang nangungunang sekta,
Nagkaroon si Brock ng maraming mahahalagang bagay. Nakahanap si Dustin ng daan-daang libong Divine Vital Energy Crystals at iba pang mahalagang likas na yaman. Umalis si Dustin pagkatapos habulin ang mga kayamanan ni Brock. Dahil nakuha na niya ang gusto niya. Alam ni Dustin na dapat siyang umalis sa headquarters ng Polarity Sect. Epektibo niyang ipinatupad ang kanyang plano para makuha si Brock. Gayunpaman, nakuha ng dalawang balon ang kanyang atensyon. Sa partikular, nadama ni Dustin na iginuit ang balon na patuloy na lumilikha ng itim na ambon. Matinding masamang enerhiya na ibinubuga mula sa balon sa punong tanggapan ng Polarity Sect. Mula sa sinabi ng Reyna kay Dustin, mas mabilis niyang maibabalik ang kanyang lakas kung maglilinang siya sa isang balon na naglalaman ng purong evil energy. Alam ni Dustin na ito ang perpektong pagkakataon para sa Reyna na palakasin ang kanyang lakas. Matapos mag-isip sandali, nagpasya si Dustin na manatili sa punong tanggapan ng Polarity Sect sa loob ng ilang araw. Gusto niyang makita kung makakalusot siya sa balon na lumikha ng itim na ambon. Alam na ng lahat na si Brock, ang Holy Heritor ng Polarity Sect, ay nagsasagawa ng closed-door training sa loob ng 2 buwan. Nangangahulugan niyo na walang bibisita sa tirahan ni Brock at nanganganib na abalahin ang kanyang paglilinang. Kaya naman, hindi nag-alala si Dustin na matuklasan ng mga tao ng Polarity Sect na nawawala si Brock. Pagkatapos umalis sa tirahan ni Brock, tinungo ni Dustin ang lugar ni Hoyt. Dahil siya ang pinakamahusay na panloob na disipulo, si Hoyt ay may hiwalay na tirahan. Ngunit ang bahay ni Brock ay mas mahusay kaysa kay Hoyt. Pagkapasok na pagkapasok ni Dustin sa tirahan ni Hoyt ay isinara na niya ang pinto. Pagkatapos ay inihatid niya ang lolo ni Fanny palabas ng city model at hiniling sa kanya na gumawa ng soundproof array sa gate ng residence. Matapos gawin ng lolo ni Fanny ang array, pinakawala ni Dustin si Hoyt mula sa city model. Lumingga-lingga si Hoyt sa paligid. Nagulat na bumalik sa kanyang pwesto. Nang matano niya si Dustin, pinaikit niya ang mga mata at tinitigan siya. Sino ka sa mundo? Bakit ka nagpanggap na ako? Ano ang gusto mo? Tinitigan niya ang ilang mga tanong habang nakatitig siya kay Dustin. Sa puntong ito, hindi lamang ang hitsura ni Dustin ay katulad ni Hoyt. Ngunit itinago rin niya ang kanyang espiritual na kaluluwa upang tumugma sa kay Hoyt. Natarante si Hoyt kay Dustin na nagpapanggap na siya. Ang taong ito ay dapat na may isang bagay. Siya speculated, hindi mahalaga kung sino ako. Mayroon akong ilang mga katanungan para sa iyo. Sagutin mo sila ng matapat o tuturuan kita ng leksyon. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Dustin. Calm. Ito ang punong tanggapan ng Polarity Sect. Hindi ka dapat gumawa ng anumang katangahan. Ang bawat isa sa ating mga matatanda ay may mataas na base ng paglilinang. Kapag na-expose ka, papatayin ka nila. Nagbabantang sabi ni Hoyt habang patuloy na nakatitig kay Dustin. Oh, ganun ba? I think you should pay more attention to what's best for you. Utol ni Dustin. Pagkatapos ay inactivate ni Dustin ang demon creating skill. At isang espiritual na demonyo ang agad na lumitaw sa soul si ni Hoyt. Ang malakas na espiritual na demonyo ay lumukso at nagpakawala ng ilang pag-atake sa espiritual na kaluluwa ni Hoyt. Ang espiritual na pakiramdam ni Hoyt ay mas mahina kaysa kay Dustin. Hindi kayang labanan ang espiritual na demonyo. Inawakan ni Hoyt ang kanyang ulo at napasigaw sa sakit. Dahil ang lolo ni Fanny ang nag-set up ng soundproof array. Hindi marinig ng mga tao sa labas ng residence ang pagsigaw ni Hoyt. Stop it. I'll tell you what you want to know. Sa wakas ay sumuko si Hoyt. Namutla ang mukha niya sa tindi ng sakit. Alam niyang maaalis ang kaluluwa niya kapag hindi siya susuko kay Dustin. Walang gustong mamatay. At kakaunti ang maaaring manatili sa kanilang mga prinsipyo kapag ang kanilang buhay ay nasa panganib. Tinanong ni Dustin si Hoyt tungkol sa 2 balon sa punong tanggapan ng Polarity Sect. Sa takot na siya ay muling pahirapan. Sinabi ni Hoyt kay Dustin ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa mga balon. Ayon kay Hoyt, ang balon na lumikha ng puting ambon ay tinatawag na White Well. At ang isa pang lumikha ng itim na ambon ay tinawag na Black Well. Ang puting ambon na bumulwak mula sa ilalim ng White Well ay naglalaman ng siksik na espiritual na enerhiya. Kaya naman,
Ang balon na ito ay isang magandang lugar para sa mga magsasaka. Ang mga disipulo ng Paul Eritisek ay madalas na binibigyan ng daan upang magtanim malapit sa balon na ito. Ang itim na ambon na inilabas mula sa Blackwell ay naglalaman ng malaking halaga ng masamang enerhiya. Ginawa itong isang mapanganib na lugar para sa mga magsasaka ng tao. Bilang resulta, kakaunti ang lalapit sa Blackwell. Tanging ang mga kailangang sumipsep ng masamang enerhiya para magsanay ng mga espesyal na kasanayan ang makakalapit sa ganoong paraan. Sa pangkalahatan, ang Blackwell ay itinuturing na isang ipinagbabawal na lugar. At halos wala itong mga bisita. Matapos marinig ang paliwanag ni Hoyt, mas alam ni Dustin at ng Reyna ang tungkol sa dalawang balon. Nakita ko, maliban sa mga alagad na nagsasanay ng mga espesyal na kasanayan sa militar, walang ibang lumalapit sa Blackwell. Maaari akong makakuha ng access sa Blackwell sa pagkukunwari ng paglinang ng isang espesyal na kasanayan na nangangailangan ng masamang enerhiya. Naiisip ni Dustin, nalabis na nasisiyahan. Napakadaling makarating sa maayos na iyon. Pagkatapos ng mabilis na talakayan sa Reyna, nagpa siya si Dustin na pumasok sa Blackwell ng gabing iyon. Kating gabi, umalis si Dustin sa tirahan ni Hoyt. Isinaaktibo niya ang kasanayan sa paggalaw ng katawan kapag patungo sa Blackwell. Upang maiwasang mapansin ang sarili, dahan-dahang kumilos si Dustin patungo sa kanyang destinasyon. Bagamat malalim na ang gabi, maraming disipulo ang nagpapatrolya. Ang ilang mga matatanda na nasa Heaven Realm ay nanatiling gising upang bantayan ang kanilang sekta mula sa kanilang mga silid. Tulad ng iba pang namumunang sekta, ang Polarity Sect ay nagpapanatili din ng isang mahigpit na gawain sa pagtatanggol. Biglang naramdaman ni Dustin na sinusuri siya ng isang taong may malakas na espiritual na pakiramdam. Kating gabi na, bakit ka pupunta sa Blackwell? Isang boses ang umalingaungaw sa soul sea ng Dustin. Bumilis ang tibok ng puso ni Dustin nang damaloy ang takot sa kanya. Siya ay isang Heaven Realm Master. Naiisip ni Dustin, Elder Ian, sa panahon ng aking paglilinang ng Palm Crushing Palm, nakatagpo ako ng isang bottleneck na estado, na lubos na humadlang sa bilis ng aking pag-unlad. Sa tingin ko nangyari ito dahil sa kakulangan ng evil energy. Dahil doon, pinaplano kong mangulekta ng mas masamang enerhiya bago ko subukang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa aking paglilinang muli ng Palm Crushing Palm. Sa makatuwid, sa palagay ko ay pinakamahusay para sa akin na tipunin ang masamang enerhiya ngayong gabi. Sabi ni Dustin, malinaw na naunawaan ni Dustin mula kay Hoyt na ang elder na responsable sa night patrol ng gabing iyon ay si Elder Ian. Bilang karagdagan, si Hoyt ay nagkataon din na linangin ang Heart Crushing Palm na nangangailangan din sa kanya na mangulekta ng masamang enerhiya para sa kanyang sarili. Kaya, magagamit ni Dustin ng husto ang impormasyong ito sa pamamagitan ng pagkukunwaring si Hoyt. Bueno, binata, napakabuti na nakatoon ka sa paglilinang. Ngunit dapat mo ring isaisip na kailangan mong linangin ang iyong mga kasanayan sa unti-unti at maayos na paraan. Isaisip na hindi ka dapat masyadong nagmamadali sa iyong paglilinang. Laging tandaan na ang pagmamadali ay gumagawa ng basura. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Pagkaraan ng ilang saglit na katahimikan, ang mensahe ni Elder Ian sa wakas ay nakarating sa soul sea ng Dustin sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan na nagpapahiwatig ng malaking paghihikayat. Maraming salamat sa payo mo. Sisiguraduhin kong lagi silang nasa isip. Tuwang-tuwa si Dustin. Tila hindi naghinala si Elder Ian sa kanyang tunay na pagkatao. Well, yun lang. Pwede ka nang mag-collect ng evil energy. Muling narinig ni Dustin ang boses ni Elder Ian. At saka, wala nang voice messages mula sa kanya. Maraming salamat. Magalang na sabi ni Dustin. Pagkatapos, lumingon siya sa direksyon ng Blackwell. Ilang sandali pa, tuluyan na siyang nakapasok sa lugar kung saan naroon ang Blackwell. Sa pagpasok sa lugar sa loob ng humigit kumulang 500 metro mula sa Blackwell, naramdaman agad ni Dustin ang malakas na evil energy na sumusugod sa kanya. Ang masamang enerhiya na iyon ay mahalaga sa Reyna. Ngunit ito ay nakakapinsala sa mga tao na naglilinang ng mahalagang enerhiya. Kaya naman,
Dali-daling ginamit ni Dustin ang kanyang vital energy at inilabas ang sarili niyang vital energy mula sa kanyang katawan upang bumuo ng defense layer na binubuo ng vital energy upang itakwil ang masamang enerhiya. Pagkatapos ay nagpatuloy si Dustin sa paglalakad patungo sa malaking Blackwell. Ang pagbubukas ng Blackwell ay halos 50 metro ang lapad. Mula rito, patuloy na bumubuga ang makapal na kulay abo itim na usok. Ngayong nakatayo na siya sa tabi ng balon. Agad na naramdaman ni Dustin ang pagsabog ng evil energy na tila tuluyang nilamon siya. Sa kabutihang palad, natagpuan ni Dustin na ang kanyang Golden Sun Scripture ay makakatulong sa kanya na supilan ang masamang enerhiya sa ilang lawak. Dahil doon, dali-dali niyang ginamit ang Golden Sun Scripture. Tamang-tama, sa pag-activate ng kanyang paraan ng paglilinang. Ang magana gininto ang mahahalagang enerhiya ay sumabog ng sabay-sabay. Biglang nawala ang masamang enerhiya kay Dustin. Lumalabas na ang Golden Sun Scripture ay talagang nililinang ang pinakamakapangyarihan at makapangyarihang elemento sa mundo. Kaya, mayroon itong kakayahang pigilan ang lahat ng uri ng masamang enerhiya. Oh, napakalakas ng cultivation method mo. Maging ang Reyna ay hindi maiwasang magulat sa mahimalang epekto ng Golden Sun Scripture. Kung patuloy mong isagawa ang pamamaraang ito ng paglilinang at maabot mo ang mas mataas na antas nito. Sa palagay ko ay magiging sapat ka pa upang talunin ako ng madali. Sabi ng Reyna kay Dustin. 2/3. Nakatayo sa tabi ng wellhead. Tahimik na inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam at pinagmasdan ang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman niyang walang nakapansin sa sitwasyon malapit sa Blackwell. Dahil dito, mabilis na ginamit ni Dustin ang kanyang paggalaw ng katawan at pumasok sa Blackwell. Ayon sa Reyna, ang masamang enerhiya sa labas ng balon ay mas mababa kaysa sa nasa loob ng balon. Tila, ang loob ng Blackwell ay kung saan ang masamang enerhiya ay pinakakonsentrado. Patuloy na nahulog si Dustin sa balon. Ilang sandali pa, mahigit 10 metro na siya sa balon. Dapat tumigil ako dito. Wala akong ideya kung ano ang naghihintay sa akin kung bababa pa ako. Baka ilagay ko lang ang sarili ko sa panganib. Sabi ni Dustin sa sarili. Tumigil si Dustin at lumutang sa loob ng balon. Pagkatapos, biglang sumulpat ang Reyna sa tabi ni Dustin. Wow! Nagulat ako sa lakas ng evil energy dito. Huminga ng malalim ang Reyna at hindi maitago ang sobrang saya. Ito ay medyo maliwanag na siya ay lubos na nasisiyahan sa kapaligiran sa loob ng Blackwell. Dahil doon, nagsimulang magsanay ang Reyna ng kanyang mga pamamaraan sa paglilinang habang naka-cross-legged siya habang lumulutang sa loob ng balon. Pagkatapos ay pumunta si Dustin sa gilid ng Reyna upang bantayan siya habang siya ay naglilinang. Whoosh! Sa sandaling sinimula ng Reyna ang kanyang paglilinang. Lahat ng kulay abo at itim na usok sa Blackwell ay agad na umikot at umungol sa paligid ng Reyna habang ito ay tanggay ng marahas na momentum. Nagkaroon ng malakas na dagendong sa balon. Dahil nagsimulang manginig ang buong espasyo sa balon. Sa ibaba nila, bumuhos ang kulay abong itim na usok sa isang tuloy-tuloy na batis. Ang kaakit-akit na katawan ng Reyna ay parang isang napakalalim na hukay na sinipsip ang lahat ng kulay abo at itim na usok na parang balina na lumalamon sa tubig dagat. Nakatayo si Dustin at nagtatakang nakatingin. Ang Reyna ay tunay na master ng Primal Holy Realm. Ang paraan ng kanyang pagsasanay sa kanyang pamamaraan ng paglilinang ay ganap na naiiba sa iba. Whoosh! Ilang sandali pa. Ang buong balon ay napuno na ng makapal na kulay abong itim na usok. At ang balon ay naging masyadong madilim para sa sinumang makakita ng kahit ano ng malinaw. Sa katunayan, kung may ibang tao na magsasaka ang inilagay sa ganoong uri ng kapaligiran, mas mabilis sana silang sinalakay ng masamang enerhiya dahil sa kung gaano ka-concentrate ang masamang enerhiya doon. Gayunpaman, medyo iba ang sitwasyon ni Dustin. Para sa isa, ang pamamaraan ng paglilinang na isinagawa ni Dustin ay ang Golden Sun Scripture. Nanililinang ang tinaguri ang pinakamakapangyarihan at makapangyarihang elemento sa mundo. Dahil dito, ang mga daloy ng Light Golden Vital Energy ay mahigpit na nakapalibot kay Dustin upang magsilbing proteksyon niya laban sa masamang enerhiya. Kasabay nito,
Ang katawan ni Dustin ay sumanib din sa kalansay ng isang demonyo. Sa gayon ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang mag-imbak ng malaking halaga ng enerhiya ng demonyo. Ang enerhiya ng demonyo, tulad ng masamang enerhiya, ay isang uri din ng madilim na enerhiya. Sa makatuwid, kahit na pumasok ang masamang enerhiya sa kanyang katawan, ito ay maaabsorb ng kalansay ng demonyo at hindi magdudulot ng anumang pinsala kay Dustin. Matagal na itong alam ni Dustin. At iyon ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na samahan ang Reyna sa Blackwell kahit na puno ito ng mapaminsalang evil energy. Kung hindi, walang paraan na si Dustin ay maglakas loob na pumasok sa balon na iyon. Dahil maaaring mapinsala nito ang kanyang kaligtasan. Habang nakatingin sa Reyna na nababalot ng makapal na kulay abo at itim na usok. Medyo nainis si Dustin. Kaya, upang maibsan ang kanyang pagkabagot, pinakawala ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam at ipinadala ito sa ilalim ng Blackwell upang makakuha ng pangunawa sa sitwasyon doon. Gusto niyang makita ng eksakto kung ano ang nasa ilalim ng balon na nagbigay dito ng kakayahang makagawa ng ganoong kalakas na evil energy. 100 metro, 200 metro, 300 metro, habang lumalalim siya sa kanyang espiritual na kahulugan. Lubos na nagulat si Dustin sa lalim ng Blackwell. Hanggang sa ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay umabot sa halos 1,000 metro sa Blackwell na natuklasan niya na ang kanyang espiritual na pakiramdam ay talagang umabot sa ilalim ng hukay. Bahagyang nagulat si Dustin sa kanyang nalaman nang makita ng kanyang espiritual na kahulugan ang ilalim ng Blackwell. Ito ay dahil ang ilalim ng Blackwell na ito ay naging isang saradong gateway. Tila, ang buong ilalim ng balon ay talagang isang gateway sa isang bagay. Gayunpaman, mukhang may bitik-bitik ang saradong gateway na iyon. Halata agad kay Dustin na matagal na itong nakaranas ng pagbuho. Ang dalawang pinto ng gateway ay lubak at may sinaunang pakiramdam dito. Pagkatapos tumingin pa sa paligid, nalaman ni Dustin na ang kulay abong itim na evil energy essence sa malaking balon ay talagang patuloy na umangat mula sa gateway. Anong nangyayari dito? Nagdududa sa isip ni Dustin. Bahagyang natigilan si Dustin nang maramdaman niya ang nakabaligtad na gateway sa ilalim ng balon gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Ano sa tingin mo ang sitwasyon sa baba? Gusto mo bang bumaba at tingnan? Tanong ng Reyna kay Dustin. Sa sandaling iyon, biglang nagmulat ng mata ang Reyna at tumingin kay Dustin. Sa nangyari, naramdaman din ng Reyna ang gateway sa ilalim ng balon. Lahat ng masamang enerhiyang ito ay tumatagos mula sa ilalim ng gateway. Kung mabubuksan ang gateway, pakiramdam ko ang masamang enerhiya sa ibaba ay nakakagulat na malakas. Mahinang sabi ng Reyna, at sa isang sulyap, alam ni Dustin na labis na naiintriga ang Reyna sa sikreto ng misteryosong balon. Dahil dito, sabik na sabik ang Reyna na bumaba at tuklasin ito. Nadala ang kanyang pag-uusisa sa lumalakas na masamang enerhiya na nagmumula sa gate sa ilalim ng Blackwell. Ang nag-umapa na masamang enerhiya ay nagpahiwatig na dapat na mas marami pa ang nakakulong sa likod ng gate. Ang masamang enerhiya, gayunpaman, ay lubhang nakakalason sa mga nagsasaka ng tao. Ngunit hindi sa mga nagsasaka mula sa masasamang lahi ng anino na dalubhasa sa paglinang ng masamang enerhiya. Sa pag-iisip na ito, nagtitiwala ang Reyna na ang masamang enerhiyang ito ay hindi makakasama sa kanya sa anumang paraan. Ngunit gusto ni Dustin na mapabilib ang Reyna kaya pumayag itong lamusong sa balon kasama niya. At bukod pa, si Dustin ay hindi gaanong natakot sa napakalaking kapangyarihan ng masamang enerhiya. Hindi katulad ng iba pang mga magsasaka ng tao. Samantala, naghanda ang Reyna para sa kanilang pagbaba. Pagkatapos ay tumigil siya sa kanyang pagmumuni-muni at bumaba sa balon kasama si Dustin. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang espiritual na mga pandama, natagpuan nila ang kanilang daan sa ilalim ng lupa at ang kanilang landas patungo sa tarangkahan. Sa kabutihang palad, walang kakaibang nangyari sa kanila habang tinatahak nila ang daan patungo sa ilalim ng balon para silang dalawa ay nakarating ng ligtas at maayos. Napakalayo ng gate kung saan sila nagsimulang bumaba. Sa katunayan, ito ay halos 1,000 metro ang lalim. Paglipag sa tarangkahan,
Napansin nila na ang masamang enerhiya ay lumala at ang kulay abong usok ay napuno sa ilalim ng balon na nagpahirap sa kanilang paningin. Nakatago ang lahat sa makapal at makapal na usok na walang silbi ang kanilang mga mata. Sa halip, ginamit nila ang kanilang espiritual na mga pandama upang makita nila kung ano ang nasa paligid nila. Subukan kong buksan ang gate, sabi ng Reyna. Pagkatapos ay tumingin siya sa gate na may mabigat na mata. Mag-ingat, nararamdaman ko ang mga espesyal na alon ng enerhiya dito. Paalala ni Dustin sa Reyna. Nag-alala si Dustin dahil naramdaman niya sa kanyang espiritual na pakiramdam ang isang kakaiba at hindi kilalang aura na umiiral sa lugar. Ang dalawang mandirigma ay maingat dahil gusto nilang malaman kung ano ang kanilang pakikitungo. Kagad, ginamit nila ang kanilang matalas na espiritual na pakiramdam at naghanap ng anumang kakaibang anomalya sa kanilang paligid. At sa ilang sandali, naramdaman nilang dalawa ang mga espesyal na pagbabago bago ng enerhiya na matatagpuan sa ilalim ng balon. Ngunit ang parehong mga mandirigma ay nalilito pa rin kung ano ito para sa pagkakakilanlan ng alon ng enerhiya ay nanatiling hindi alam sa kanila. Handa ka na ba? Kung may mangyaring masama, tumakbo ka kaagad. Binalaan ng Reyna si Dustin tungkol sa paparating na mga panganib ng kanilang paghahanap habang siya ay tumulak patungo sa gate gamit ang kanyang magagandang payat na mga kamay. At sa isang iglap, isang malakas na puwersa ng enerhiya ang lumabas sa kanyang mga kamay na nagsimulang mag-react sa gate. Sa isang nakakabinging langit-ngit, nagsimulang bumalaw ang panel ng gate. Kinakalawang ang gate na may dalawang panel. Matapos ang mahabang panahon ng pagguho, ang gate ay lumagay at ang orihinal na kulay nito ay hindi na nakikilala. Posibleng nakalimutan na ang gate dahil napakaraming pagsisikap ng Reyna para mabuksan ito. Kinakabahang tumingin sina Dustin at Queen habang dahan-dahang bumukas ang gate. Tumakbo, biglang sigaw ng Reyna. Ang kanyang mukha ay naging puti at mabilis na umakyat sa abot ng kanyang makakaya. Pagkatapos ay nagmamadaling isinaaktibo ni Dustin ang kanyang demonic teleportation skill habang sinubukan niyang tumakas ng mabilis hanggat kaya niya. Ngunit ang lahat ng kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan dahil huli na ang lahat. Bang! Habang ginamit nila ang kanilang kakayahan sa paggalaw ng katawan para umalis sa lugar. Isang malakas na imprisoning array ang nabuo at hamarang sa kanilang daan. Masyadong mabilis lumitaw ang imprisoning array at wala silang oras para mag-react laban dito. At ngayon, wala na silang mapupuntahan. Sila ay naipit at ngayon ay nakakulong sa balon. Biglang sumayaw ang hindi mabilang na makukulay na ilaw sa balon na nagdulot sa kanila ng pagkamangha. Dahil sa mga makukulay na ilaw, ang dating nakakatakot na balon ay naging maganda at nakasisilaw sa sinumang makakakita nito. Anong nangyayari? Shit! Natigilan ako. Hindi ako makagalaw. Same here. Nagulat si Dustin at ang Reyna dahil hindi sila makagalaw ng isang kalamnan sa ilalim ng lahat ng nakasisilaw na makukulay na ilaw na nagniningning sa itaas nila. Hindi sila kumikibo at nakatulala dahil wala silang mapupuntahan. Kahit na ang cultivation base ng Queen ay nasa medium stage na ng Primal Holy Realm. Ganap pa rin siyang nakakulong ng kakaibang puwersa na hindi kayang labanan. Parang alam ko na kung bakit tayo naiipit. Siguro ito ang kakaibang makulay na liwanag na maaaring magkulong sa espasyo. Narinig ko na ito noon pa. Sigaw ng Reyna. Ramdam ni Dustin ang pag-aalala ng Reyna dahil nakikita niya ang takot sa mga mata nito. Isang makulay na liwanag na maaaring magkulong sa espasyo. Tanong ni Dustin. Nang makitang natakot na ang Reyna, nag-alala rin siya. Oo, ang mga makukulay na ilaw na ito ay kilalang kilala at kilala bilang isa sa mga pinakanakamamatay mula noong sinaunang panahon. Ngunit napakabihirang na umiiral lamang ito sa ilang mga espesyal na espasyo. Noong sinaunang panahon, ang mga dalubhasang eksperto sa hanay ay kinelekta ang mga makukulay na ilaw na ito at pinino ang mga ito sa mga hanay upang ang hanay ay makapagkulong sa mga tao. Sabi ng Reyna habang nanginginig ang boses sa takot at walang alam na paraan kung paano ito masisira. Nang marinig ang sinabi ng Reyna, namutla ang mukha ni Dustin sa takot. Kahit na ang mga dakilang master sa semi-holy realm o holy realm ay hindi makakatakas sa ganoong klaseng hanay. Hayaan na lang tayo, dagdag ng Reyna habang nilalamon niya ang hangin sa kanyang lalamunan.
Ang dating magandang mukha ng Reyna ay natabunan na ng takot. Hindi mapigilan ni Dustin na maramdaman ang panginginig sa kanyang bulugod. Maging ang maalamat na dakilang master sa Holy Realm ay hindi nagawang basagin ang array. Nangangahulugan ba iyon na wala ng ibang paraan palabas dito? Desperasyon niyang sabi sa loob. Sumisirit. Biglang sumibol ang itim na apoy sa lahat ng direksyon na nagkulong sa dalawang hostage sa isang bilog. Ang itim na apoy ay tila napakainit na maaari itong matuno at masunog ang anumang mahawakan nito. Pinagpawisan sina Dustin at Queen ang maramdaman nila ang nakakapasong init na papalapit sa kanila. Sa sandaling iyon, ang temperatura ay tumaas ng napakataas na ito ay hindi kakayanin para sa mga tao. Ang sinumang tao na nakaranas ng init na iyon ay maaaring mamatay kaagad. Ang apoy ay patuloy na lumalapit sa kanila. Sa puntong ito, nagsimulang masunog ang kanilang mga damit at buhok dahil sa matinding init. Nakakatakot ang itim na apoy na unti-unting lumalapit sa kanila na halos nasa bingit ng masunog na buhay ang dalawa. Gayunpaman, hindi gaanong natakot dito si Dustin dahil sa kanyang mga karanasan. Sa katunayan, napino na niya ang tatlong uri ng Unearthly Fire noong nakaraan. Huminga ng malalim si Dustin at tinawag ang Scorching Evil Fire at ang Dark Bone Gloomy Fire sa kanyang katawan. Pagkatapos, ang Scorching Evil Fire at ang Dark Bone Gloomy Fire ay agad na nag-spray out mula sa kanyang katawan. Ang nakapaso na Evil Fire ay nabuo sa isang pulang dagat ng apoy habang ang madilim na Bone Gloomy Fire ay nabuo sa isang itim na apoy na dagat na pagkatapos ay pumaligid sa parehong Dustin at ang Reyna. Pareho silang swerte dahil si Dustin ay may sariling Unearthly Fire na kasama niya that time. Kung hindi dahil sa mga apoy ni Dustin ay naluto na sila ng buhay. Napakunot ang labi ni Dustin dahil nasiyahan siya sa pagganap ng kanyang Scorching Evil Fire at ang Dark Bone Gloomy Fire. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang kanyang kaligayahan. Ang itim na apoy ay patuloy na lumalaban. Pagkatapos ay unti-unti itong tumagos sa nakakapasong Evil Fire at sa Dark Bone Gloomy Fire. At sa isang iglap lang, muling nasa panganib si Dustin at ang Reyna dahil hindi sapat ang lakas ng apoy ni Dustin. Ang hindi kilalang mga itim na apoy ay napakalakas na walang sino man sa mga apoy ni Dustin ang makapipigil sa pagkalat nito ng higit pa. Damn! We're doomed! It is the spiritual flame. Bagamat nakikita natin ito, wala pa rin itong sustansya gaya ng espiritual na kahulugan. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ito napigilan. Paliwanag ng Reyna na may luhang mga mata. Nanginig ang buong katawan ng Reyna nang makita ang hindi maaarap na itim na apoy. Siya ay desperado at walang pag-asa na para bang nakita na niya ang kanyang kamatayan sa harap ng kanyang mga mata. Ang espiritual na apoy, tanong ni Dustin, hindi pa niya narinig iyon dati.